Oo, siya na mag-ana. Hindi, kasi babasa. Saka na muna yun. Hindi, pero dyan na rin. Saka na rin. Hearing resume. So we will be discussing the second item of our agenda, which is the resolution that this representation filed. This will be the initial deliberation of House Resolution Number 1549. And if I may read the title of the resolution, directing the Committee on Public Order and Safety of the House of Representatives to immediately conduct an investigation in the continued operation and proliferation of illegal gambling activities, particularly in the provinces comprising Region 4A or the Calabarzon area. This will be the opening statement of this representation, being the author of this resolution and directing Vice Chairman Acop by yielding the chairmanship to the Honorable Vice Chairman Acop. So, sir. Thank you, Mr. Chair. Okay. And you are recognized for your sponsorship speech so far as your House Resolution 1549 is concerned. Yes, thank you so much, Mr. Chair. Actually, wala naman po ako na prepare na ano the opening statement, but we know that the illegal gambling that is proliferating in the whole Region 4, not only in the Region 4 but in the whole country, we need to be updated by the national PNP organization and the regional director as well of Region 4 in order for us to be updated of the of these illegal activities that is being being done, no, by certain elements of our society. And we all know that the illegal gambling activities are really damaging the backbone of our moral fibers of our society. Sometimes you have to really think about that masama na nga yung sugal ay ginagawa pang illegal yung legal. And that's a problem that we are confronted with. Certain elements of our public official as well and the enforcers as well, those are the people that are conniving in order to have a successful operation of these illegal activities, you know, with regards to the gambling. And dito po sa ating pong resolution that we filed, resolution number 1549, no, illegal gambling has been defined as committed by any person who in manner shall directly or indirectly take part in any game scheme, regardless of whether winning thereat is dependent upon chance or skill or both, wherein wagers consisting of money,
articles of value or representative of value are at stake or made when such game scheme is not authorized or licensed by the government agency duly empowered by law or its charter to license or authorize the conduct of such games, or is conducted in a manner that violates the terms and conditions duly prescribed by the said government agency. As a matter of fact, Mr. Chairman, we have Republic Act 9287, which were approved year 2005. And this Republic Act 9287, which amended Presidential Decree number, I think, 1602, increases the price or penalty on illegal numbers games. Marami pong mga illegal activities that is happening, ano? According sa mga report that I have gathered, we wanted to find out what is the updated data that can be presented to us by the regional director of PNP and other agency that na tinitingnan itong mga gantong klase ng mga illegal activities. And we all know that we have to really fight back, no? As a matter of fact, Mr. Chairman, we all hear that yung pong ibang gambling that proliferated for the past so many years, like the Pogo, yung mga iba-ibang klase na sugal na nakita natin that hindi involved itong poor man's game na numbers games. Ito naman po ay mga sugal na hinayaan natin, slowly being tightened by the government in order not to hook up our citizenry. Because parang isang parang droga rin to eh, tong illegal gambling eh. But the problem is, Mr. Chairman, sa illegal gambling, nagkaroon tayo ng policy, nagkaroon tayo ng mga programa, even the DILG, the DOJ, and any other government agencies ay binigyan po natin sila ng tinatawag na reward and incentives doon sa mga LGU na nakakapag-comply doon sa kanilang programa against anti-drug campaign. But in the anti-illegal illegal gambling, wala po tayong mga programa na ini-initiate ng ating mga department agencies like DILG, DOJ, or even Applecom. So we need to find out what are those programs that will really deprive those illegal operators to conduct their illegal gambling. So hindi ko na po masyado kaaba, Mr. Chairman, since that this issue is imperative for all of us to discuss, because as I've said a while ago, ito po ay nakatutok, no, doon sa moralidad ng ating mga kababayan. Per se, hindi po natin makikita sa Bible na masama yung ano. Hindi po ako religious, ano, pero bibigyan ko lang po ng konting konsepto. Not in the Bible that it was said that gambling is illegal. But basically, when you try to see doon sa, I think sa Timothy, ano, na sinasabi doon that the root of all evil is the greed on money, no? And at the same time, di ba, kung ang ating pong kinukuha ng mga mamamayan, di ba, mga widow, orphan, fatherless, poorest of the poor, na kinukuha na natin ng pera, at ito'y napapakinabangan ng iba, di ba, I think we are doing disservice to these people. When even the Messiah, no, alam niya na pinoproteksyon na natin, we need to protect them and feed them. And thereby, we are violating also the provision of our Holy Bible. So, yun lamang po, Mr. Chairman, and siguro po mamaya tatanungin na lang po natin yung ating mga resource speakers to submit, or not to submit, but to discard their position paper. Maraming po salamat, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. May I know if the police force of Region 4A has a briefing insofar as this issue is concerned? We have prepared the accomplishment report of PRO 4A, Your Honor. Thank you. Mr. Chair, may I request COMSEC to acknowledge the members of the committee who are present in this morning's hearing? COMSEC.
Thank you, Your Honor. The following members are present today: Honorable Romeo M. Acop, Honorable Dan Fernandez, Honorable Richard Gomez, Honorable Wilter Palma, Honorable Wilter, Honorable Wilter Palma, Honorable Bonifacio Basita, Honorable Erwin Lara, and Honorable Erwin Tulfo, sir. Sorry. And Honorable Edvick Yap. Thank you, sir. Yes, sir, Edvick Yap. And also Honorable Roy Loyola. And Honorable Antonio Ferrer. That's all, Your Honor, for now. Thank you. How about COMSEC, the resource persons present? Thank you again, Your Honor. From the Department of the Interior and Local Government, Assistant Secretary for Peace and Order, Asek Wabili P. Racho. From the National Police Commission, Attorney Alberto A. Bernardo, Vice Chair and Executive Officer. Accompanied by Director Maximo Lasaka, Regional Director for NCR, and Director Owen G. De Luna, Acting Regional Director for 4A. From the Department of Justice, Attorney Raymond Alvin Mendoza. From the National Bureau of Investigation, Director Eric Mercado. From the Games and Amusement Board, Attorney Regino Meliari Jr. From the Philippine Amusement and Gaming Corporation, General Raul Villanueva, Officer in Charge. With Attorney Janine Marian Javier, Legal Counsel. From the Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Attorney Richard Martin De Leon and Mr. John Marcelo Reyes. From the DICT, Director Maria Cristina Abalos Naig. And one moment, sir. Attorney John Mark Santiago of the NBI. Yes, sir. We also have from the Philippine National Police, Police Major General Ronald Lee, Police Brigade Major General Leo Francisco, Police Major General Belly Tamayo, Police Brigadier General Sidney Hernia, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, and Police Brigadier General Romeo Caramat. Present. That's all, Your Honor, for now. Thank you. Thank you, COMSEC. The RD of Region 4A, General Lucas, you may present your briefing. Mr. Chair, meron ba tayo slides na ipe-present? Sir, opo, sir. Okay. And we also have a hard copy on that. Yes, sir. Okay, can you kindly submit to us, Mr. Chair, para at least the members will have the copy of the presentation? Yes, sir. Sige, please. Opo. To the chairperson for public order and safety, the Honorable Representative Dan S. Hernandez and other members of the House Representatives who are here today for this inquiry, other resource speakers, good morning, and thank you for allowing the Police Regional Office Calabarzon to participate in this congressional hearing. Today, we'll present to this Honorable Committee the accomplishment of Police Regional Office 4A in our relentless campaign against illegal gambling. Thank you.
Did I have a question? Technical group, what is happening with the presentation, please? Are we going to wait forever? 5 minutes or 2 minutes? 1 minute. Oh, sige, 1 minute. RD, may tanong lang ako. Yung bang ating presentation is more of detailed yung ating presentation? Yes, sir. Tatlong slide lang po, sir. Tatlong slide. Ano yan? By province or ano? Opo. By province? Yes, sir. Opo. Where the... ano ba yung... Will the... Directorate for Operation will also have a presentation on the national scope because we believe that we need to find out as well yung ating pong mga illegal gambling ano all over the country para makumpara po natin sa Region 4A. DIDM also. After this, ano, we'll be asking. Ano. Sige, okay na. Okay, so sir, please proceed. Please show the first slide, please. Sir, this is our accomplishment from January 1, 2023 to February 29, 2024. We have 5,317 operation in which we confiscated a total amount of 4,222,483 pesos. Sa illegal number games po ito, sir. And doon naman po sa other forms of illegal gambling, kagaya ng tungit, mga tupada, we conducted 2,666 operation which resulted to the confiscation of more than 2 million and the filing of 2,610 cases, sir. Next slide, please. Ito naman po, sir, yung accomplishment namin for 1 year from January 1 to December 31, sir. We conducted a total of 4,266 operation which resulted to the confiscation of 3,687,702 and the filing of 4,243 cases. Sa other forms of illegal gambling, we conducted a total of 2,472 which resulted to the arrest of 7,180 and the confiscation of 2,671,837 pesos and the filing of 2,416 cases. Next slide, please. Ito naman po yung accomplishment ng PRO 4A from January 1 to February 29, Your Honor. PRO 4A conducted 1,051 operation which resulted in the arrest of 2,740 and the confiscation of 534,781 pesos. In the other forms of illegal gambling, we conducted a total of 194 operation which resulted in the arrest of 692 personnel and the confiscation of 158,794 and the filing of cases of 194. That ends my presentation, Your Honor. Good morning. Uh,
Okay, the chair recognizes, the acknowledge also the presence of, ano, ikaw dapat pare. The chair also recognizes the presence of the Honorable Celso Regencia from the Lone District, Iligan City. Welcome po kayo. Okay, sige. So we'll be, and also, well, he was here a while ago. So this all is a, just a continuation of our suspended hearing a while ago. So we'll be asking also the National, ano, Directorate for Operation or DIDM. Can you kindly give us also presentation para magkaroon po kayo may ng comparison yung buong Region 4 kukumpara natin sa ibang region, please? Regional Director Lucas, can you kindly submit to us yung, ano, yung pinresent nyo po kanina? Marami po bang kopya kayong pinagawa? Pinaano natin yung region. Di, pinakuha natin. Di, pinakuha na natin yung ano. We will be presenting on behalf of the ano, of the National PNP. Your Honor, I'm Police Major General Leo Francisco, the Director of the Directorate for Investigation and Detective Management. I can give you the number, but I failed to present it, but we are ready to give you the number nationwide, sir. Okay, General Leo Francisco, sige, go ahead, please. But you have no copy on your possession right now. I have, sir, and I can provide the committee update, sir. I have, sir, and I can provide the committee. Oh, sige, after your brief manifestation of those documents, kindly submit it to us para we can reproduce this for the perusal of our members of this committee. Go ahead. Yes, Your Honor. For the period January 1, 2024 to February 29, 2024, for 2 months, we have a nationwide total number of operations of about 5,686. Of these, 5,639 were filed in the prosecutor's office. Out of this 5,639, 3,186 were filed in court. And some the status of the cases in court are undergoing pre-trial, ongoing trial, and there. General, if I may, I'm sorry, I just wanted to intervene, no? Kasi ang nadinig ko, 5,686, illegal gambling yan? Illegal gambling, but Mr. Kasi Chair, kanina when we were looking at the presentation of Regional Director Lucas, it was already the highest was 2,167. And we are talking about national scope, ah? Yes, sir. These records are based on our CIRAS. Ha? Huh? These records are based on the CIRA, sir. It is being buong Pilipinas po yan? Encoded by our investigators nationwide. Those are cases that was encoded in our CIRAS. So the period covered is for 2 months of 2024. And the one that you were presented, General Lucas, yung pinresent po ninyo, naka-base to sa ilang buwan lang ba to or... Dalawa po yun, Your Honor. Yung first slide covers the period January 1, 2023 to February 29, 2024, Your Honor. Ano na? Again? The first slide covers the period from January 1, 2023 to February 29, 2024, Your Honor. Okay, so yun din ang binabanggit ni General Leo? Same period. Sir, Your Honor, for the record, the total number of incident operation in 4A for that January 1 to February 29, 2024 is 1,255. Okay. So 1,255 from January to February. Yes, Your Honor. Sa region 4A. 4A.
So pagdating sa national, sir, national, is 5,686. So 1,227 sa Region 4A pa lang. 1,255, ano, sir. Oh, and in okay. CRPO, 1,584. So, hindi nga, kaya nga, can you kindly categorize na lang, ma'am, ngayon, yung Region 1, Region 2, Region 3, Region 4? Yes, sir. Region 1, sir, 102. Sige, please. Region 2, 76. Region 3, 286. Region 4A, 1,255. Region 4B, 34. Region 5, 122. Region 6, 213. Region 7, 1,127. Region 8, 88. Region 9, 77. Region 10, 122. Region 11, 243. Region 12, 66. Region 13, 102. Bar, 16. Cordillera, 20. In CRPO, 1,584. And CIDG, 153, sir. Region yan, ah. General. Yes, Your Honor. We're talking about region, ah. We're not talking about my province, ah. Yes, Your Honor. Indeed, there is a problem. Okay. We'll be asking naman from the PNP, from the region. Sino pa bang, ano, who wanted to speak? Anong agency pa? DILG, andito ba DILG? DILG? So, where are you, sir? Okay. Do you have a some sort of data in accordance with the illegal gambling operation that deals with our different members ng ating pong mayors, governors, lahat yung ini-implement po natin with regards to the mga resolution or circulars that we have directed to our LGUs? Mr. Chair, as we speak, wala pa po. But what we plan is that we will tally our figures from the local government and these PNP numbers. Bakit tayo walang ganun? Dapat meron tayo. What we have now, Mr. Chair, is the numbers from the PNP. So yung binibigay sa inyo ng PNP, yun ang hawak ninyo? Opo, opo. Okay, alright, sige. Thank you, sir. So, the chair would like to acknowledge also the presence of Congressman Ramon Rodrigo Gutierrez. Any members who wanted to... Mr. Chair, if I may... Okay, Congressman Rafi Tulpo. Ay, Rafi Tulpo. Ernie Tulpo. Maraming salamat, Governor. Anyway, Mr. Chairman, napansin ko lang ho, bakit... Ito lang ho ba yung mga regional director natin sa buong PNP? We have the resolution tackle the region. Kasi if we're talking of illegal gambling, Mr. Chair, I suggest that we call all of the regional directors. Kasi ang gambling po ay masyadong proliferated na sa buong bansa. Hindi lang po sa Region 3, hindi lang sa Region 4, region, may Region 1, may Calabarzon, lahat. Mayroong ay may dyan sa Cordillera hanggang sa ARMM, it's so proliferated, Mr. Chairman. Kulang ho ito. Nandito ang NBI. Nasaan bang CIDG dito? Nandito rin ba? Ang dami yung klaseng pasugalan, Mr. Chairman. Ang dami yung pasugalan, sus Panginoon ko. Pagbabanggitin ho natin dito ay lahat ng kasugalan. Peryahan, Bukis, STL, Loteng, Weteng. Pati STL, ginagawang Weteng. Oh, online sabong. Kaya walang kinikita yung pagkor natin dahil kinukompetensya ng sugalan, Mr. Chair. Kahit anong gawin natin, yaw-yaw dito, kung hindi naman matigil ito, wala rin mangyayari. And this, bata pa ako, nag-iimbestiga ng Kongreso at Senado ng illegal gambling, ala naman ho nangyayari. So, we must do something about it kasi meron na ho talaga at napakalalahan ng sugalan. Problema, hindi lang ho ito mga otoridad natin ang pasok dyan. Pati yung mga politiko, masakit man yung sabihin, pati mga politiko natin, mga local leaders natin, kasama din minsan dyan. So, how do we stop this, Mr. Chairman? So, I would like to ask your wisdom. Thank you so much, Congressman Erwin Tulfo. As a matter of fact, no, I agree with you, no, na talaga Mr. Chair, may I add, I would like to put in motion to invite all the regional directors of the PNP, including the CIDG, next hearing para we can hear from them and they can explain. Kasi dito sa Luzon,
Ang sikat dito, Weteng, yeah. Loteng. Pagdating sa Mindanao, Visayas, Masyaw. Yes. So, I don't know. Yeah, we will do that, Congressman Erwin. What we have to discuss first is to tackle the resolution that pertains to the Region 4A. But in relation to what you're trying to implore on this committee, to invite all the different region as well, is in relation as well because we have to compare what is happening in Region 4A and what is happening to the different part of this country. And for that, we will be allowing your motion that we need to invite as well the different regions. But in so far as the resolution that I filed is concerned. So, sa atin yung comparison kung gaano kadami sa amin, gaano kadami yung sa iba-ibang region. So, magbe-base po tayo doon. And we will set some parameters in order to limit the questions on the resolution that I filed regarding the Region 4A. Because nababahala din po yung lingkod because when I saw the data, no, that nakita natin that Region 4A, ngayon ko lang nalaman that out of the 5,000, 1,200 plus yung sa amin ni Congressman Akop. And I will be asking as well yung Region 4A natin because kanina na sinabi ni Congressman Erwin Tulfo that for so many years we've been discussing this problem already but nothing is happening. Dahil lagi na lamang hearing tayo ng hearing pero wala tayo nagiging resolusyon. But I have to remind each and every member of this committee that this committee will produce result. As a matter of fact, I read the Republic Act 9287 with regards to the rules and guidelines, specifically rule 3, huh? Section 5, andito yung mga passion, ano eh, yung increase ng penalty sa numbers games, no? Revision of Presidential Decree number 1602 na dito sa Republic Act 9287, itinaas na po ang penalty doon sa mga nagbebet in accordance to letter A of section 5, nakalagay from 30 days to 90 days, pwede yung mga tumataya, ikulong. No? Pag napatunayan na nagtataya kayo. At hindi lamang yon, even your car, even your houses, your land, your building, being used for illegal gambling can be confiscated by the state. Hindi lamang din yon. In accordance with that section 5 of article 3, sinasabi rin din dito, yung mga supervisor, yung mga supervisor ng mga illegal numbers games, ha? 8 years to 10 years, you can be imprisoned. Yung mga manager, yung mga operator, 10 years to 12 years. Yung mga financier at kapitalista, 14 to 16 years. At yung mga protector, 16 years to 20 years. And if the offender is a public official, elected or appointed, perpetual disqualification from office. And we have to warn yung ating pong mga opisyales ng PNP because they have the penalty of not only imprisonment but also criminal and administrative cases and suspension and dismissal from the office as well. So, mabigat tong batas na to, yung Republic Act 9287. Ang tanong sa PNP, Napolcom, siguro, kasama na rin po kayo. Meron na po ba tayong naparusahan dito sa batas na to na itinaas na po natin ang penalty noong mga perpetrators ng illegal gambling? Meron na po ba tayo na ipakulong? Sagot sa atin sa PNP. Mr. Chair. Congressman Akop, you have the floor. There's a motion filed by the Honorable Erwin T. Tulfo to include and invite the different regional directors of the PNP. House Resolution number 1549 only limits the investigation of the proliferation of illegal gambling within Calabarzon. Now, COMSEC, do we have a quorum? If we have a quorum, Mr. Chair, I think we have to settle the motion of the Honorable Tulfo, if we are going to include in our hearing, in so far as House Resolution number 1549 would include the different regions of this country.
So since we have a quorum, we decide, Mr. Okay. Chair. So we will be acting upon on the resolution or the motion that was moved by Congressman Erwin Tulfo. There's a motion to include the different regional directors in the next hearing. And is there any second motion? There's a second motion. Any objection? Hearing none. So the motion is now approved. So COMSEC, we will be inviting all the regional directors in the next hearing. Mr. For this Chair. Purpose. Yes, Mr. Congressman Chair, Erwin Tulfo. If I may just add. Kasi ho, sir, yung mga binabanggit na number 1,000, 5,000 na nahuli, yan po, sir, ang tawag sa linggo na yan, yung mga piyait. Yan yung mga binabangketa, yan yung mga hampas lupa ng mga mananaya na nahuli na nagtataya ng 5 piso, 10 piso. Meron ka na bang nalalaman o wala pang nababalita na may nahuli na na administrator, operator ng illegal gambling? Wala pa, Mr. Chair. And hindi nakapagtataka because yung operator, yung mga management, itinatago yun. Yung hinuhuli lagi ng mga otoridad natin, yung mga nagtataya sa lupa, yung mga 10 piso, 15 pesos, 20 tong each. Pero yung mga management, yung mga leader, yung mga financier, yung mga protector, eh hindi nakukulong. Wala naman na i-report, Mr. Chair, di ba? Kaya tingin tuloy ng tao, moro-moro lagi itong investigasyon natin because nothing is happening for the longest time. Wala pong nakukulong. May nakulong na po ba na governor? May nakulong na po ba na mayor? May nakulong na ba konsehal? May nakulong na ba regional director, provincial director? Wala pa pong nakukulong, Mr. Chair. Mr. Chair. And that is a big challenge for the PNP who are enforcing the law. Mr. Chair. And at the same time, before I acknowledge the recognize Congressman Gomez, just wanted to make a piece on what Congressman Erwin was saying. I think napapaikutan nga talaga tayo dito. And the problem is not only the enforcement of the LGU, but also of the enforcement of the PNP. No? And this time, we're not messing around. This time, we need result. And this time, under our leadership, no, and all the members of this committee, we will produce result. And I hope, you know, I hope that with that statement of Congressman Tulfo and yung aking advisor, no, I hope that this time, malilinis po natin ang hanay ng ating pong mga LGUs at ang ating pong PNP. Congressman Richard Gomez, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, personally, it would be demeaning to say that this committee, more so this House, has not accomplished anything in investigation similar to what we are doing here. Not all elected government officials are guilty of illegal gambling. May mga gagong government officials, meron yung mga gago rin sa service, but not all. We cannot say that to everyone, Mr. Chair. Ako, nag-mayor ako. Pinasara ko yung mga, yung dalawang sabungan sa amin. Pinahuli ko yun. Pero, sorry to say, but hindi ho lahat ng government officials walang nagagawa. At saka itong house na to, walang na-accomplish. So what we need to do is really to push the PNP to enforce yung trabaho nila, the CIDG, the regional directors, gawin nila yung trabaho nila. All of us, we need to do our share. At hindi po tayo magmomoro-moro dito. I sympathize with Congressman Erwin Tulfo, yung kanyang nararamdaman because for so many years talagang walang nangyayari. And Mr. I also Chair. Agree with Congressman Gomez precisely because I became a mayor as well. At nung ako ay naging mayor, ang ginawa ko po diyan, pinatawag ko lahat ng mga illegalista. Pinulong ko sa opisina ko. Lalagay ko lahat ng mga illegalista diyan, lahat ng mga nabubukas diyan. Dito kayo. Illegal ang ginagawa ninyo, nalalaman natin yan. No? Pero meron tayong legal na mga gambling. Di ba? At alam naman natin na binibiyak nila yan. Eh. Kilala natin ang lahat ng mga nag-illegal sa ating mga bayan pag tayo po ay punong bayan. Alam natin yan eh. But the problem is, of course, being a mayor, being a governor, or public official, or barangay captain, you have the right, di ba? You have the responsibility to make it right. And I told them, may legal tayo na dapat dalhin doon ang mga taya ng mga tao. Dahil legal yan eh.
Ang problem, itong mga illegal, binibiyak nila yan. Ha? At lalagay nila doon sa hindi sila nagbabayad ng buwis. And that's a problem. And they know it. They know it. Alam ito ng mga opisyal ng ating mga LGU. Hindi ba pwedeng hindi mo kilala yung mga gumagawa ng illegal sa iyong bayan? Ako, kilalang kilala ko ang gumagawa ng illegal sa aking bayan. And I am worried, no? I'm worried. Dahil nakita natin ng data, and I'll be asking the PNP, Region 4, you have to dissect, you have to categorize all of this by province, by municipality. Para makita natin kung sino ang pinakamataas sa illegal gambling, makita natin kung sinong bayan, istasyon, ang pinakamatataas sa buong Region 4. Nasa ganon, makita natin sino ang hindi tumutupad at sino ang tumutupad. So, Congressman Erwin Tulfo, you have the floor. Mr. Chair, I just want to clarify. I did not say that everybody, local government officials, elected officials, are involved in illegal gambling. My point is, my question was, may nakulong na po ba na mayor or na gobernur na nasasakupan niya yung kanyang lugar na illegal gambling? Wala pa po eh. Well, congratulations po sa mga LGU natin na mga mayor, governor, na congressman na wala pong illegal gambling sa kanilang lugar because meron po silang political will. It's called political will, ladies and gentlemen. If you really don't want it, then it won't happen if you're the mayor. I'm sorry, Mr. Chair, I haven't been a mayor or a governor, but I was in the media before, but I know what's going on. If you are the governor or the mayor, you're the father of the province, you are the father of the city. If you said no, then it is no. Kasi po, pag sinabi ho ng mayor ni governor, ayoko ng illegal, hindi. Pero may mga instances naman na tinatrabaho or pinapayagan naman ng PNP, ng chief of police natin, or hanggang sa provincial director, o hanggang sa regional director, na hindi rin alam ng LGU natin. Yun ho minsan nagkakaproblema. Pero kung talagang rampant ang illegal gambling, siguro dito sa Region 4 na sinasabi yun ninyo, siguro may basbas ho yun ng mayor, may basbas ho ng governor, alam ho ni RD, hindi naman makapalag si RD, or yung PD, kasi baka matransfer si PD, sabi ni governor, palayasin mo ito si PNP, o kuan, kailangan palitan ito DILG dahil hindi sumusunod sa akin. So natatakot. Let us all understand na itong mga pulisyo na ito ay administratively are still under with the power of the mayor, the governor. So susunod ho yan. Pero pag sinabi ho ni mayor, I don't like it, I don't want it, walang sugala. Marami naman ho mga cities and provinces sa Pilipinas na wala pong sugalan because ayaw po ng mayor, ayaw po ng governor. Okay? Pag inayaw ho, ayawan ho ng governor, mayor ho yan, wala ho yan, titigil ho yan. Trust me, Mr. Chair. Thank you. And I agree with that, no? And as a matter of fact, Republic Act 9278, Rule 5, Section 16, the participation of barangay official, city and municipal mayors, governors, and non-governmental organization, people organization, consistent with existing laws, all local government unit officials are enjoined to ensure the strict implementation of this law. Any local government unit official in whose jurisdiction a gambling house is found or who with knowledge of the existence of a gambling house or place in his jurisdiction fails to abate the same or take any action in connection with therewith shall be dealt with criminally and administratively. Governors and mayors upon their automatic deputation as representative of the National Police Commission in their jurisdiction through their election and qualification shall direct the employment and deployment of the PNP that will guarantee and ensure the proper implementation of this law against illegal number games. Ang tanong, uma-action ba ang PNP at ang ating mga local government unit? In this juncture, we wanted to find out sa NBI, no? Andiyan po ba ang NBI? Because in accordance with this rule of 9278, nandito rin po ang NBI under section I think it is section 15. The Department of Justice shall provide for a system of rewards and incentives for personnel of the National Bureau of Investigation who shall be instrumental in the apprehension and conviction of any malefactor engaged in illegal numbers game activities. So ang tanong sa NBI,
Have we done something about this as well? Before I recognize you, the chair would like to give the floor to Congressman Rehensia. Thank you, Mr. Chair. Good morning, everyone. Mr. Chair, I would like to support the statement of Congressman Tulfo because I was once a city director of a certain city in Mindanao. And I was once a three-term mayor in Iligan City. Totoo po yung sinasabi ni Congressman Tulfo na kung hindi papayagan sa isang politiko, mayors, governors at that, ay hindi talaga magagalaw yung mga illegal gambling operators. Kasi sa pulis, kung hindi ka papayag sa gusto ng politiko, tapos pupunta pa sa regional director, immediately gagawan ka ng order na iparelieve ka sa posisyon mo. As lalo na rin yung ano, Mr. Chair, yung hindi pa nakaabot ng 6 months, masisira yung career pattern nila. So dito kailangan may tandem talaga ang city director, provincial director, mayors or governors. Kasi kung hindi ma-relieve, gawan man ang paraan. Alam yan ni General Francisco na pag hindi ma-relieve ng matiwasay, gagawa ng derogatory recalls yung certain city director, provincial director. Kung sino pa yung gagawa ng kabutihan, yun pa ang hahabulin. So, pag hindi ito, Mr. Chair, na ang mga politiko at saka PNP ay hindi mag-uusap-usap, ay hindi talaga ito may stop, lalo na sa ground. Ang mayors naman, I was once a mayor. Kung during the time of peace and order council meeting, magbigay ka ng instruction doon sa mga pulis mo na director. Ito ang gusto ko, huhulihin mo lahat yung mga illegal gambling operator. So magawa yan. Lalo na kung may suporta sa confidential fund or sa intelligence fund. So kayang-kaya yan. Ang ano naman dyan, ang kinatakutan sa mga city director, provincial director, is marilib sila dahil gagawa ng derogatory records papunta sa taas. Automatically, aaksyonan yung governors or mayors dahil medyo mas malakas ang politiko kaysa isang provincial director na ang ranggo ay full colonel, city director at that. Ay kung mamalasin pa, pati pa ang regional director, marilip pa. So ganun ang nakikita kong problema doon sa ground, Mr. Chair. That's all, Mr. Chair. Thank you. Yes, at marami namang marami tayong mga kaibigan na talagang willing silang mag-testify sa hearing na to. At ibulgar nila ang lahat ng kanilang mga nalalaman, and that's the reason why we wanted to have this investigated, because we have heard now this confirms, no, because of the data that I've got, ay makikita po natin na talagang matataas po yung ating pong numbers ng illegal gambling sa Region 4A. So before I recognize the NBI, Congressman Wiltel Parma, you want to say something? Yes. A while ago, there was a motion inviting the regional director to be present on the next hearing. May I suggest that we will be on Thursday or Friday, since we have the committee of the whole, no? So we cannot so that we have the whole day discussing this. And also, if we can invite all the law enforcement agencies within the region, for example, the NBI, since they are part of, para may check and balance din sila. Not only the PNP, but the NBI as well and other law enforcement within the area. Yeah. Okay. NBI, can you kindly tell us, Before yeah, please. I was listening to General Lucas kanina. You confiscated millions of pesos. Where's the money now? Nasaan yan? As part of the evidence, Your Honor. Ano mo masabi mo na evidence niyan at large ngayong Because under the law, you have to deposit that the following day. Bawal yun. So my question is, where's the money right now? Hindi naman lahat na na-confiscate ninyo na nahuli yung perpetrators or those engaged in illegal, but there are also na tumakbo, especially yung mga sabong-sabong,
pagtakbo niyan, may pera. My question is, where's the money right now? Yung mga cases na na-file through regular filing, sabihin wala yung tao, Your Honor, kasama po yung evidence confiscated dun sa sinasubmit po natin sa korte. So basically, yung mga confiscated na money is deposited sa court po, Your Honor. How about the rest? Wala pong the rest, Your Honor. Can you produce the 7 million to us? Siguro kailangan nating sabihan yung korte, Your Honor. Okay. It is not with us, Your Honor. I'll make a motion to that. You submit that in the next committee hearing. I want a certification coming from the court that you deposited 2 million, 3 million, and so on and so forth. Can you produce that? Or we will try, Your Honor, to coordinate with the court, Your Honor. Yeah, because this is people's money. Eh. Baka, I'm sorry, I have a dirty mind. Baka, wala na yon. 2023 to 2024 or 2020 pa, that's amounting to 7 million. So that's why I'm asking, where's the confiscated money right now? We'll try to coordinate with the courts, Your Honor, kung okay. Saan po naka-file yung mga cases. Pero sa palagay mo, General, lahat ba? May mga apprehension ba? For example, sa illegal sabong, di ba pagdating ng pulis, takbuhan yan lahat? Opo, sir, pero may mga nahuhuli rin po, sir. No. Ito lang ano, di ba pagdating ng pulis, takbo yan? May mga bet yan sa loob? Yes, Your Honor. Saan dinilagay yung pera? Sa sir, inyo? Yung perang bet money, Your Honor? Yes, na-confiscate kasi takbuhan na yun. Sir, why should I bother 1,000, 2,000 pesos? Kung nakatakbo po yung tao, kasama na po yung perang na itakbo niya, pero yung mga nahuhuli po natin... No! I will disagree with you, General Lucas. Kasi pagtakbo ng tao, he or she don't mind the money that he put it there. Ang nasa mind niya, paano ako maka-escape? So yung pera na nandyan, I'm asking, where's the money? Kasi sa pera ng tao. Your Honor, as one that of the... That should be deposited to the Bureau of Treasury, eh. Anyway, can you submit that in the next, when the next committee hearing? Yes, Your Honor. With all the certification? Yes, Your 7 Honor. 7 million yan, ah. Opo. As of ito. Yes, Your Honor. Otherwise, hindi naman ako magaling ng mathematics, pero I know a little ano naman. Yes, Your Honor, okay. We'll do that. Okay, Thank Ardy, you. Makisabi na lang po sa amin yung ating certificate. And, yes, Your at Honor. At the same time, Ardy, can I ask kung ano yung conviction rate natin sa mga illegal gambling cases natin? Meron ba tayong how many are yung conviction rate? Kung ilan talaga yung na-convict na natin sa illegal numbers games? Meron ba tayong ganun? Or for that purpose, lahat na ng illegal gambling? As of this time, Your Honor, wala po kaming data with regards to the conviction rate, but we'll try to coordinate with the courts, Your Honor. Yeah, please. Na makakuha. So, ang gawin na lang natin, siguro, yung category, lahat. Para makita natin kung ano yung mga illegal gambling na talagang mataas ang conviction rate sa mga mababang mga illegal gambling. Kasi iba-iba yan eh. Meron niyang bookies, meron diyang pekwa, o meron diyan yung beto-beto. Kasi yung mga yon, yung mga maliliit na yon, basically, alam natin, walang kita doon eh. Walang kita doon, kaya yun, hindi pinapansin yun eh. Pero pag nakita mo yung mga illegal numbers games, dito na tumataas, makikita mo. Doon sa presentation niya, kitang-kita natin, mataas yung illegal numbers games eh. Kaya makikita mo, kung kukumpara mo siya sa ibang illegal games that is being used by our people, kitang-kita mo yung illegal numbers games ang pinakamataas sa lahat. Di ba? Am I correct? Yes, Your Honor. Oh, yes. Oh. In other words, kung gano'n, yun ang pinakamataas, so meaning, there must be something on it dahil bakit mataas yun. Di ba? So before... I recognize Congressman Paduano and Congressman Busita. The chair would like to recognize muna si General Leo Francisco.
Yes, Mr. Chair, I can give you the conviction rate of Region 4A from the year 2021 until February 2024. So out of 11,472 cases or operations, 34% of it was filed in court. How many? 34% or about 3,861. So out of the 11,400 cases of illegal gambling, sa lahat na yan, total? It's 4A only. Yes, oh. Yes. 11,400 cases of illegal gambling. 3,861 were filed in court. 3,861 filed. Conviction? About 21% or 814 were convicted. 814 is convicted. And what is the classification of the 814 conviction? Sir, we will provide this committee. So we need to find out kung ano yung matataas na conviction. Congressman Bosita, then Congressman Paduano. Sorry, hindi kasi unang nagtaas eh. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, marami po kasing tumatawag sa akin, ano, nahuhuli sa tupada, sa illegal na sabong. And hindi po ako nakikialam dyan kasi illegal talaga eh. Ang tanong ko lang po, Mr. Chair, most of the time na may tumatawag sa akin, may mga nakukumpiska na fighting cock, mga sasabunging manok. Pwede po bang malaman, Mr. Chair, from the regional director, ano po ba ang disposition dito sa mga manok na ito? Your Honor, may I ask one of the provincial director of PRO Calabarzon to please answer the question? Andito po lahat yung provincial directors ng Calabarzon, yung limang provincial director. So lahat ng PD natin sa Calabarzon are here? Yes, Your Honor. Okay, very good. So can you kindly sit on the different assigned seats and table for our PDs? Have they taken their oath? Yeah, that's what I'm supposed to ask. Okay. Okay. So Comsec, can you kindly take the oath of those newly invited resource speakers? Yeah, all those resource speakers who had been newly invited. Please stand up and we will be taking your oath. Your Honor, if I may, Your Honor. So, provincial director ng Quezon, asan ang provincial director ng Quezon? Can you kindly sit there? Provincial director ng Rizal. Okay, can you kindly sit there as well? All of you, yung sa Calabarzon, can you kindly sit on the chairs? And sa mga resource speakers na ngayon lang na-invite, pakitayo na po kayo. Yung mga na-invite ngayon lang na umattend, can you kindly stand up para po sa oath ano? Yeah, all those, baka yung mga bago lang. Na bago. All those invited, please stand. Yung nasa panel po. Sir Karamat, sir. And Asik. Thank you. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry? I do. Thank you. Please take your seat. Okay, so going back to what we were discussing a while ago, I was asking the NBI. NBI, anong role nyo sa ganitong... Tapos ka na ba? Hindi pa ba tapos? Yes, I'm sorry. Mr. Chair. Kasi... Oh, sige, si ano, Bosita din sa Paduana. Yes, thank you, Mr. Chair. Sino po ang PD ng Cavite? Please identify yourself and your position sa Cavite. Police Colonel Lotario Ricardo Jones, sir, PD Cavite, sir. Mr. Chair, from PD of Cavite, ilang months na po kayo sa Cavite? 6 months na, sir, Your Honor. Yes, thank you. Mr. Chair, ayon po bang PD ng Cavite doon sa jurisdiction niya
May mga insidente na po ba na nahuli kayo sa illegal na tupada, sabong? Yes, Your Honor. Okay. Ano po ba ang disposition natin sa mga na kukumpiska o nare-recover natin sa sabungan ng mga fighting cock? Sir, yung buhay, sir, under custody for evidence, sir. Ano po? Pakiulit nga po, Mr. Chen. Sir, yung buhay na nahuhuli, sir, na manok, under custody, nung nakahuli, sir, tapos kapag ni-require na i-present sa court, sir, as evidence, pinipresent, sir. Under custody ng apprehending personnel? Yes, sir. Mr. Chen, how about Laguna, Mr. Chen? Mr. Chair, Your Honors, I'm Police Colonel Gavin Melunos, the Provincial Director of Laguna PPO, sir. Mr. Chair, pwede po bang malaman sa Provincial Director ng Laguna kung ilang months or year na siya as Provincial Director? I am barely 1 month old as your acting Provincial Director of Laguna, sir. I assume January 25, 2024, sir. So with your 1 month period dito sa Laguna, mayroon po ba kayong nahuli na illegal na tupada? Sabong? Yes, Your Honor. We have two recorded tupada na operations, sir. Laguna PD, Mr. Chair, ano po ang disposition ninyo sa mga manok na nakukuha ninyo sa illegal na sabungan? Same with Cavite, sir. Those live cocks are under the custody of the apprehending officers and to be presented to the courts. By the way, you are Cavite or Laguna? I'm from Laguna, sir. Laguna. Laguna PPO, sir. Laguna PPO. Okay. So, ang disposition ninyo, na, sino ang nag-handle nitong, ano, nitong manok na ganito? Apprehending officer, sir. Apprehending personnel. Yes, sir. Yes. Yes. Laguna, Batangas. How about Batangas, Mr. Chair? I am Police Colonel Samson Belmonte, the Provincial Director of Batangas, Your Honor. Ilang tawa, gano'n na po kayo katagal, Mr. Chair, as Provincial Director of Batangas? 8 months, sir. Kayo po ba ay may nahuli ng illegal na tupada sa Batangas? As I can recall, sir, wala, sir. Negative? Yes, for sir. For 8 months period? Yes, sir. Ilang? 8 months, tama po ba? Yes, sir. Yes, sir. 8 months, so 8 months walang sabong na illegal sa Batangas, Mr. Chair? May sabong, sir, pero nasa legal siya, sir. Legal siya. Pakilakas po, Mr. Chair. May sabong po, sir, sa Batangas, pero legal, sir. Legal? Yes, sir. How about Rizal, Mr. Chair? Good morning, sir. I'm Police Colonel Felipe Maragon, the designated provincial director last year of October last year. I'm 4 months as a provincial director. Ilang months na po, Mr. Chair? 4 months, sir. 4 months. From PD of Rizal, meron na ba kayong accomplishment sa anti-gambling as far as illegal sabong is concerned? Illegal cockfighting, Your Honor. We have 8 recorded from January 1st to February 29. So may nakuha din kayong mga sasabungang manok? Yes, Your Honor. It is being inventoried and it's under the jurisdiction of the arresting officers. So ganun din, Mr. Chair, sa Rizal, ang nag-handle nito? Yes, sir. It is being inventoried and it will be presented during inquest proceedings, Your Honor. Okay, thank you. Mr. Chair, how about Quezon? Your Honor, Police Colonel Monte, Provincial Director of Quezon Province. Sir. Gano'n na po kayo katagal as PD of Quezon? PPO? Your Honor, 18 months. 18 months. So meron din po kayong accomplishment sa anti-illegal gambling? Meron po, Your Honor, from the moment I assume hanggang ngayon, sir, a total of 272
na po yung huli namin sa Tupada, Your Honor. So, sino po nag-handle nito mga nakuha ninyong manok or fighting cock? Pagbuhay po, sir, ay nasa custody ng arresting yung arresting officer. Pagpatay naman, sir, ay pinipicturan and then dinidispose na sir yung mga patay na manok. Mr. Chair, pwede po bang i-require natin ang all provincial directors concerned to submit inventory with pictures ng mga sasabungay manok na nakumpiska nila sa mga illegal na tupada, Mr. Chair? Yes, we will be asking the PNP to submit to us the documents that being asked by Congressman Busita. Can you do that? Yes, Your Honor. Are you asking the Region 4? Yes, Mr. Chair, for all PDs and in fairness to Mr. Chair, and in fairness to all PDs, yung effective date po nung nag-assume sila up to present. Okay. Is that all? Yes, Mr. Chair. Congressman Paduano, please. Thank you, Mr. Chairman. Anyway, tinanong ni Congressman Colonel, retired Colonel Busita, yung mga PD, kung how long are they staying as a provincial director. RD, how long you assume as a provincial director? Your Honor, going 5 months po. 5 months, okay. Now, Mr. Chairman, based on the data, except operations arrested, persons, amount confiscated, or on other forms of illegal gambling. Illegal numbers game, Mr. Chairman, if you see the record, just in 5 months' time, no? Si RD, tsaka yung sa mga PD mo, sino yung pinakamatagal? Quezon. 18 months. Yes, Your Honor. Oh, Quezon. Anyway, ako, Mr. Chairman, just to be fair to the regional office of Region 4A, yes. Mr. Chairman, you look at the record. The data shows, ito, illegal numbers game muna. For the year, calendar year 2023, ang total is 4,266. For January 2023 to February 2024, in short, 2 months. Ang record mo, RD, is February 29, no? Feb 29 ata, no? Yes, Your Honor, okay. From January 1, 2023 to... Yeah. Anyway, Mr. Chairman, ako, ano lang ako sa figure, ha? Now, in 5 months' time of RD Lucas, kung titingnan more than 1,100 operations was launched. Kasi ang data is 5,317 for the period of January 23 to February 2024. Now, why? Because the record shows that calendar year 2023 may 4,266 operations conducted. So, in 5 months' time, you have around 1,200 plus operations. If we'll base the data on the record, more than four, Your Honor, because I took over last October 2, Your Honor. Gain, ang sinasabi ko, in 5 months' time, more than, of course. Yes, but, Your Honor. But yung January 2024 mo to February 2024, 1,000 plus. Tama? Yes, Your Honor. Okay. So, Chairman, the records or the data also shows that worst areas or provinces in relation to illegal gambling numbers game is Laguna and Batangas, in which probinsya mo yon, Governor. You have to do something about it. Actually, ngayon ko lang na... You have to do something about it. Anyway. Pero, the record also shows, ito lang may mga problema. PD ng Laguna at saka Cavite.
Kasi ang Batangas in other forms of illegal gambling from 460 tumaas siya, no? Tumaas kayo diyan mga 50 some plus ang operations doon sa other illegal gambling. Pero ang Cavite po at saka Laguna for the period of January 2023 to February 2024, the figure shows na wala kayong operations. It's still the same. Cavite, ilang buwan ka na ba nakaupo as provincial director? Sir, for 6 months, sir. 6 months. You don't have any operations for other illegal gambling operations based on the records. For January to February. Actually, sir, meron... January to February. Ang data dito, operations. Cavite, 890. For January 2023 to February 2024. Pagdating dito sa calendar year 2023, 890 din. The same as Laguna, 344. Unless otherwise, the data that was submitted to us by the Georgia Regional Director is not correct. Laguna, that is Cavite, Laguna, PD ng Laguna. Gaano ka na ba katagal as PD? Your Honor, I assume January 25, 2024, up to present. January 25, 2024, so you have around 1 month. Yes, Your Honor. 1 month, tama, di ba? 1 month and 4 days. Yes, Your Honor. Kasi ang report is February 29. Now, wala kang other operations na ginawa? Your Honor, based on my record, sir, we have conducted 348 number of operations against illegal gambling. No, sandali. Sandali, ah. Ang sinasabi ko dito, PD. PD. Yes, Your Ang Honor. Sinasabi ko dito is other forms of illegal gambling. We have 38, Your Honor, sir. 38. RD. So, yung data mo... We'll check on this, Your Honor. Sorry? We will check on this, Your Honor. Yeah, please reconcile your data, ha? Yes, Your Honor. Cavite. Oh, ikaw. From January 2024 to February 2029. Other illegal gambling operations. Zero ka rin kasi dito eh. And you're staying for about 6 months. So pwedeng tumira ka ng tumira hanggang December of 2023. Pagdating ng January, medyo pahinga ka. Sir, we have 306, sir, operations. From January 2024? Ang sinasabi ko, other forms, ha? Illegal naman. Kasi ang record mo dito, ang record mo is sa ano, ha? Ito, illegal numbers game. Record mo, 769 for calendar year 2023 to February 2024. Pero for calendar year 2023, it's only 463. So in short, tumaas ka ng almost 300. 769 and 463. In which, medyo maganda. Kaya tumaas ka eh. Diba? Yes, sir. But other forms of illegal gambling, wala kang report dito. 890 pa rin. Anyway, Mr. Chairman, we will just give them the time, especially this is just an initial investigation. But ang ano ko lang dito po is, RD, please reconcile na lang po. We'll do that, Your Honor. And I hope the chief of the, si General Francisco po, in the next hearing, please prepare na lang po yung comparative din, no? Sa lahat ng mga regions. Tapos para maka-reconcile natin, kasi you are now obliged to let your regional directors to attend in the next hearing.
Anyway, initial lang naman to. Diba si IDG under sa DIDM, no? Yes, sir. Okay. So, si IDG din, siyempre, imbitahan niya next hearing. NBI. Ah, nandito, si IDG. Okay. Anyway, andun pala si sir. Soki. Anyway, last na lang, chairman, if you allow me, no? Last na lang. Itong RD, itong mga other forms of illegal gambling operations, kung question of percentage and rate, anong pinaka ano dito? Ano kung pinakamalaki? Sir, karamihan po rito yung tupada po, Your Honor. Tupada? Yes, Your Honor. Sabong? Opo, kasi pag nagsasabong po kasi, maramihan. So, mas... marami po yung porsyento ng sabong, Your Honor. Yung e-sabong, yung ano, yung online, no? Which is now illegal because the president stops ordered to stop the operation, di ba? Yes, Your Honor. So yung mga illegal, yung mga sabong in relation to illegal e-sabong, wala. Your Honor, if you are talking about isabong, wala pong isabong sa PRO 4A, Your Honor. Hindi. Wala legal kasi illegal ate. Di ba? If pero po yung isabong po, isabong, yung online na sabong. Kasi, ito Ardia, kasi sa ngayon ha, you cannot anymore identify if this tupada is related to isabong. The only proof na pwede mong sabihin na ito is intended for isabong pag may kamera. Tama? Well, in fact, using platforms, even those cockpit arena that will be used for isabong is still illegal because the betting should be bet inside the cockpit. Tama? Yes, Your Honor. So yun yung... Ardi, paki-check nyo lang kasi during the games and amusement na hearing, it was established that in some regions, I'm not saying that it is happening in region 4A, but in some regions, guerrilla operations of isabong, when I say isabong, from guerrilla cockpit area, mga makeshift lang, pero may camera, then may betting outside because of the online. So paki-check lang po kasi in other regions it's still happening. Guerrilla lang nga po. Umiikot lang sila. Kunwari, today dito tapos lilipat sa kabila. Nandun na yung mga manok. Walang spectator, walang nagtumataya doon. Sila lang. Well, in fact, alam na rin nga nila kung sino man nanalo, sino man tatalo eh. Kasi yung mga nok sa kanila din. Tupada isabong pala yung boss. Oh, tupada isabong. Paki-check na lang po sa mga PD, PD ng Region 4A. Wala ba kayong na-monitor na ganun or an operation which is connected to illegal electronic sabong? Sir, sa Quezon po, karamihan po ay guerrilla tactic ngayong ginagawa nila, karamihan sa mga bundukin, sir, mga walang yung mahirapan mong akyatin, wala rin mga signal. So, for Quezon, wala rin kaming na-monitor na tupada isabong, sir. Oh, so kung gusto mong paduano, singit lang ako doon, kapraso lang. Kasi we have to coordinate with our barangay officials, mayors, governors. Pagdating sa mga ganyan, sigurado, barangay, alam yan eh. Sa local government, alam yan eh. Do you conduct a coordination with them or hindi na kayo nakikipag-coordinate sa kanila or duda kayo, whatever? Anong policy nyo dyan? Sir, for Quezon, isa po yan sa best practice namin, yung coordination with the local chief executives, particularly yung mga barangay. No. Again, I didn't hear that. For Quezon, sir, isa yun po sa masasabi naming best practices. Best practice namin yung continuous coordination with local chief executives, particularly yung mga barangay, para, sir, mamonitor namin o mahuli, sir, namin yung mga nagtutupada. Okay. How about sa mga, tapos ka na ba, Congressman Paduano? Hindi pa? Hindi pa. Isingit ko lang kasi may mga nagpadala ng picture, like,
ngayon lang eh. May nagpadala sa akin mga picture. Can you kindly show the picture? Kasi yung mga picture, nakaka-worry eh. Bakit? Kasi... Hindi, isang picture lang pare. Dalawa lang ata ito. Kasi, ayan o, katulad niya na. Sige, isusunod. O yan, yung mga dyan nag-sunod. Nakita ko lang kanina. Sige, go ahead. Ayan, sige pa. Laguna yan eh. Laguna nga. So, nagpadala sa akin ngayon eh. Na tumataya sila sa kalye, sa ano. Naka-open na. So, sasabihin natin, ano to? Legal to o illegal? Hindi mo malalaman kasi dyan tinataya ng mga ano eh, ng mga kubrador eh. Pagkatapos niyan, idediretso sa kabo, dadali na doon sa estasyon. Doon na nila inihahati. Yung ilalagay sa legal, saka ilalagay sa illegal. But why do you allow this kind of setup? Wherein, yung mga lugar ng ating mga kababayan, ginagamit ang kalye, ginagamit yung mga bahay nila, which in relation to Republic Act 9278, eh, ano yan, may liability sila dyan. How do you find out yan ay mga illegal o legal? You know, sige, General Ardi. First of all, yung mga nangongolekta para dun sa legal, naka-uniform po yan, meron po siyang identification card. May times po na yung mga pulis po natin, nakakahuli sila ng walang ID, hindi naka-uniform. Pag nahuli nila yon, maya-maya meron ng certification galing doon sa company na employee nila yung tao. So, ang nangyari, hindi na namin fina-file po yung... Nakuwakit na doon eh. Dom, malalaman mo yung identification kung sino ang legal sa illegal by giving up the IDs, ano? Okay? Yes, Your Honor. Yun ang ginagawa nila eh. But this kind of setup wherein you put up yung betting station doon sa mga gandong klase ng ano, are we not inviting our people to, di ba, dapat hindi nga natin masyadong pinapatronize yung sugal eh. But unfortunately, yung pag-identify kung ito ay legal o illegal, di ba, through the different IDs, ano, hindi mo ma-identified. So sa dami ng ganitong klase ng mga ng collection, ng mga betting, can you kindly tell this committee kung lahat yan na nakabalibot sa buong Calabarzon, lahat yan na nakabalibot sa probinsya, ay ma-identify natin legal o illegal? Do we have that kind of na power or strength or structure to identify all those betting, ano? Kasi ako nakikita ko yan eh sa bayan ko eh at sa ibang lugar eh pag bumibisita ako halos lahat para silang mga ano tawag doon yung kabuti na halos lahat ng kalye merong ganito that sometimes parang nag-iisip ako paano kaya na-identify ito kung legal to o illegal considering that our manpower sa ating structure ay limited tayo. May I call on the PD of Laguna to please answer the question. Thank you. Okay, PD. Thank you, Your Honor. You're recognized. Okay, go ahead. Thank you, sir. In fact, yun po yung mga subjects natin for illegal gambling operations, yung mga nasa kalsada po. However, gaya ng sabi ni RD namin, na upon arrest, doon na sila nagpe-present ng mga certificate nila and IDs doon sa fiscal's office. So, isa po yun sa coordination namin with the STL operators requesting them at least to provide us copies of list of their employees para during our operation, at least alam na po namin agad kung sino po yung mga legal employees nila po, sir. Hindi, okay, PD, no? Yes, medyo ligaw ako doon sa sagot mo. Sino ang sa PCSO na nandito? Yan, yung PCSO, meron pala tayong invited. Are we allowing this kind of ano, setup? Wherein we cannot identify the legality and illegality of that different ano. Kasi ang dami nila ah. As in talaga. Ngayon hindi mo ma-identify kung sino legal at legal doon. Chairman? Yes, Chairman. Congressman Paduano. Anyway, hindi pa ako tapos doon. But in relation to that, Mr. Chairman, actually, if you really study about it, no, kung parang kabuti na nagliripa na yung mga so-called betting station, problema talaga yan ng PCSO at saka ng local government. Because unless otherwise, they have the permit from the local government, pwede sila mag-operate. Di ba PCSO, tama? They have to get a permit from the local government for a betting station, ha? For a betting station.
Bale po, PCSO yung nag-approve ng station ng STM. Hindi, but they have to get a permit. Di ba? Sa local government? Meron po kayong... Hindi mo alam? Meron pong law na parang pag ano ng PCSO, national government, hindi na nako-cover. Meron po kaming no, but I'm saying, exemption. What I'm saying is the betting station, not opo. Hindi yung mga kobradora. Opo, kasi po, so you are saying in this committee that because there is a franchise coming from the PCSO, though all those betting stations don't need to have a permit from the LGU? Opo, may in-issue pong exemption based sa Supreme Court decision. Supreme Court? Opo. Pending pa yung Supreme Court yan o may po, finality na? Hindi po, approve na. Dati pa po. Same with Lotto agents namin. Okay. Okay, I will not discuss about DLG, about betting station permit. Business permit. DLG. Sir, sa pagkakaalam ko ho, meron nga pong ganong batas na hindi na kailangan kumuha ng business permit. However, yung na-observe namin, hindi ho mismo yung business permit ang binabayaran, kundi yung mga ibang sanitary permit, etc. Yun yung hinahanap ng ibang munisipyo. Congressman Paduano, if I may, no? Para hindi tayo, no? Itususugan ko lang yung sa'yo. Medyo naligaw na tayo doon. Yung sa permit, okay. Kasi we have discussed that. I remember, tama si Congressman Acop, when we were together with Congressman Danny Suarez during that time, we have discussed that lengthly. And we were able to find out that the franchise that being issued by the PCSO does not need, no? Yung sa local government, no? And we subscribe on that, yung mga station, betting station natin na nakalagay. Allowed yan. But, ito yung tinatanong ko kanina pa eh. From the moment na tumaya na yung tao, nakuha na nila yung mga taya, ililipat na nila ito ngayon sa station, doon sa anong patatawag doon, parang pondohan, para anong tawag doon, meron silang tinatawag na pinaka-station, doon na nila dadalhin yung pera eh, noong mga nakakubra eh. Anong nangyayari dyan? Doon nangyayari yung pagbibiyak eh. Na nilalagay nila sa legal, saka nilalagay sa illegal. Ang tanong, paano nyo na-abate tong ganitong klase na kung saan nananakawan ang ating gobyerno? Dahil na nga, yung legal, ginagawa pa nilang illegal. Yung sugal, ginawa pa nilang illegal. Dahil nga, binibiyak nila eh. So, paano yung ginagawa ang pag-aaresto sa mga taong gumagawa nun? From the betting station, going to the, what you call that? Yung pinaka-mother unit nila. Doon dinadala yung pera. Paano nyo na-update yung ganong klaseng sitwasyon? PNP. Your Honor, ang na-aristo lang po natin is yung nangongolekta na walang ID, hindi po naka-uniforme. Pero kung may naipakita na ID at naka-uniforme at nakakolekta siya, then dadalhin niya doon sa station nila. At yung sinasabi nyo po na ginagawa nilang illegal yung illegal, hindi na po namin namomonitor yun. Okay, honor. PCSO. So, paano ginagawa nyo sa ganitong klase ng problema? Na kung saan, dito, alam mo, dito tayo na, dito kayo nananakawan ng bilyon-bilyon, eh? Mayroon pong guaranteed monthly retail receipts yung aming STA. Ano, merong ano? Guaranteed monthly retail receipts. Yun yung napag-usapan natin sa committee on, kumbaga, nakaasa kayo doon sa monthly na binibigay. So, okay. Hindi nyo na tinitignan kung ginagawang illegal o legal yung pinapasok na pera. As long as nag-guaranteed kayo sa perang matatanggap nyo, that's it and that's all. Opo. Ay, naku po. Mr. Chairman. Asan ang moral fiber nyo? PCSO. Sir, siguro, baka sa law enforcement pati agency pati din yung tulungan yung ating mga PNP. Di naman na, you have to have a guidelines and policy to check. Mr. Yung, Chairman. Mismong sugal na binibigyan nyo ng prangkisa. Hindi po, hindi laging pera na lang nasa isip nyo. Di ba? Po, legal sa amin sila. Kasi sila yung aming authorized STL. No, what you're trying to say right now, right here, that your policy is not good. Bakit? Eh kasi, basta nakatanggap kayo ng pera, kahit sa illegal yan, tatanggapin namin. That's it? Yes or no? Sorry po, hindi na namin alam na illegal. Basta po sila yun ay eh, hindi STL alam illegal agent eh. Namin. Can you kindly, Mr. Chair, invite natin yung ano, sinong PCSO chairman ngayon? Chairman, Junikuwa po.
Si Mel Robles. Sige, we'll be inviting them over to find out the policy regarding din sa binibigay na pera na hindi kahit na sa manggaling yung binibigay as long as the natanggap na nila, that's it and that's all. Di ba? Mr. Chair. Oh, yes, MBI. Mr. Erwin Tulpo, Congressman Erwin. So, si Attorney Santiago, please. Yes, sir. Mention ko lang, sir, si GM Mel Robles, sir. Pinatawag po kami sa opisina niya. Ito po yung diniscuss niya precisely. Yung meron nga pong legal at meron yung illegal. Nag-operate po kami dito po sa may Stop and Shop sa Manila. So, ang nangyari po kasi, merong legal, a few steps away, yung illegal. Ang nangyayari, yung legal nakasara. So bali parang ituturo doon yung isa. So yung mga bettors lumalabas, doon sila lahat pumupusta, sir. Sa illegal. Sa illegal. So na-operate naman natin yun, sir. At pending pa rin siya. At doon na nga, meron nga pong tumatawag at kilala naman po dito yung sinasabi na pinaka-operator, kulang lang po talaga sa ebidensya. Ngayon po, nabanggit po ni Congressman Tulfo na wala po nakakasuhan ng malaking tao, public official. Maganda rin po dito sa amendment ng batas, hindi lang po yung penalty, pati po yung pagpapalakas ng investigasyon. Halimbawa po, ipasok natin dito yung technical aspect na para masama sa ebidensya at mapatibay. Kasi ngayon po, hindi naman talaga yung mga malalaking tao, hindi mo talaga makita yung involvement nila unless meron po tayong technical aspect. At makikita po dito lahat ng high-ranking public officials na sumasaw-saw dito, makakasuhan po natin, sir. So now, it is confirmed, no? Nako-confirm na natin that yung kinukuha sa mga betting station ay binibiyak at dinadala sa illegal. At sino ang mga nagdadala sa illegal? Chairman. Yan ang mga tanong eh. At now I realize that really, yung pinag-uusapan namin kanina ni Congressman Acop, from the betting station, which is allowed by the PCSO, and because the policy of the PCSO is kahit sa legal yan at illegal, tanggapin natin, di ba? At pagkatapos, pagdating ng mga kinubra nila, doon nila hinahati. And now it is being confirmed by the, you are from NBI? Yes, sir. From NBI. Chairman. So, okay. Sige, Congressman Paduano, please. Anyway, Chairman, ito actually yung the situation that was mentioned by the NBI, yun yung sinasabi ko eh. Kasi PCSO, kailan talaga sa guidelines nyo, you review and amend your guidelines. Dapat only those betting stations recognized by PCSO at the same time, may business permit ng LGU. Problema yan ng police. How can they account it kung mismo ang PCSO, parang short of saying is, you're cuddling illegal bettors and illegal betting stations. Dapat sa guidelines yung malinaw na only those betting stations recognized by PCSO, at the same time, they should provide a business permit. Kasi, pag wala business permit, just like what the NBI has mentioned, ito yung legal, ito yung illegal, sarado, bukas to, eh, what can the police do? Yes, oh. Pero kung walang business permit, pwede nila doon nila idaan. Hulihin, pasara. Alam naman natin yan na ano eh, na by bookies eh. Diba? Ang bookies ito, eh, siyempre, yung bookies ito yung legal. Legal daw dahil may mga IDs, may mga certificate, blah, blah, etc. Pero, percentage of that, smaller percentage, remitted to the PCSO, pero yung malaking porsyento, binabangkahan nila. Ayun naman talaga ang totoo, madam, di ba? PCSO. And you cannot just point your finger to the police. In the first place, kayo po may problema. Tingnan mo, NBI na mismo. Bakit hindi makagalaw? Dahil may problema, for example, isang guideline yung dapat, only those na nagtataya, nagpapataya, na may ID mismo, yun lang dapat ang legal. Hindi yun after apprehension ng police, saka lalabas yung certification. Ganon din yung mga betting station. Pagpasok ng police, illegal, lalabas yung ano, certification. And you allow it. Dapat ayusin na yan yung guidelines nyo. Hindi pwede na after apprehension, saka lalabas yung certification at mga IDs. PCSO. 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 Can you reply?
Eh, nahirapan. You're pointing your finger to the PNP, pero nahirapan din police natin. Well, in fact, ang NBI nga, problema na. Hindi na nila magalawan dahil lalabas na naman yung certification ng betting station. Question, Congressman Paduano, if I may, no? Why did you come out with that kind of policy wherein all the operators of the, ano ba yan, STL, ay binibigyan nyo sila ng parang mandato na sa loob ng isang buwan, kailangan ito ibibigay nyo sa amin. And we know, we don't care kung ito'y nanggaling sa legal o illegal. Why do you have to come out with that kind of policy? Ako sa tingin ko yung policy niya na ano eh, bulok yan. Di ba para bang sinabi mo, ito bibigay mo sa akin, kahit kunin mo yan sa illegal, wala akong pakialam, as long as binibigyan mo kami. How did you come out with that kind of policy? PCSO. Sir, bali po sa operations kami, pwede pong sumagot siguro yung STL core group namin. Sila po. Tanong ko sa iyo, paano kayo nag-come out sa ganyang policy? Sino gumawa ng policy niyan? Kailan ginawa ang policy niyan? Dati pa po, nung since the start po, based on the voting population. Si, panahon nino? Yung 2006 pa po. 2006 ganyan na? Nagbibigay po na sila talaga ng ganitong klase ng ano? Opo. Oh my goodness. Mr. Chair. Congressman Erwin Tulpo, then Congressman Gomez. Mr. Chair, yun po kasi yung dikta ng mga may hawak ng franchise. If you remember, kasagsaga ng wetting, gusto nating illegalize ang wetting. So, ang nangyari doon, ginawang franchise, ginawang STL kuno. If you look at the list of PCSO, Mr. Chair, tignan mo kung sino ang mga may hawak ng franchise. Hindi ko nababanggitin. Baka malaglag yung mata mo. Dahil yung mga nag-operate ng illegal na wetting, sila din ang may franchise. And of course, definitely, it's beyond the control of PCSO then in fairness po, to them. Nilagay daw po nila yon because I did that story when I was a journalist. Nilagay nyo para safety measure. Kasi yung isang franchisee, yung may hawak ng franchise, Mr. Chair, idideklara lang sa PCSO na ikumita lang siya ng 50,000 ng buwan na yon. So naglagay sila ng limit ng cap. At least ito ang ibigay mo. Hindi nga po maganda, pero kasi wala talaga matanggap ang gobyerno. Pangalawa, Mr. Chair, ito, hirap na hirap ang pulis natin, NBI. Paano? Yung may ID, sir, dalawa ang kanya hawak na taya. Ito, ire-remit niya. Because yung STL operator, siya rin nagpapatakbo ng illegal. Ire-remit niya yung malaki dito sa illegal, konti lang ire-remit sa PCSO. Pero pag tumama, PCSO magbabayad. That is what is going on, Mr. Chair. Oh my goodness. Mr. Chair. Congressman Gomez and then Congressman Akop. Mr. Chair, regarding sa quota ng PCSO, all of their transactions are electronically transmitted. Ibig sabihin nito, Mr. Chair, lahat ng transactions nila are supposed to be recorded. Correct? Tama ho ba? Electronic na ang gamit ninyo, di ba? Hindi po. Hindi pa rin? Opo, nagpapataya sila sa ano. So, paano yung daily ninyo na reporting sa PCSO? Hindi ba nagsasara kayo ng gabi na alas 8 para i-report na yun? Yun po. Bali, from the authorized agent corporation, sila po yung nagsasabit ng sales. Then from those electronic transactions, dapat makita na natin kaagad kung ilan yung pumapasok sa kanila na pondo. Daily po, meron silang daily sales report. Oh, tapos meron pa kayong cap, ganun ba? Opo, at the end of the month, ito total po namin kung na-meet nila yung kanilang so, monthly. So, kung sobra? Bo, parang nire-reflect din. Hindi, actual nga, sales, sabi yun kasi po yung nire-record. Sinabi mo kasi may cap eh. Opo. So, pag sumobra yung taya na legal, opo, kanila na yon. Hindi pwede po. Basta kung anong dineclare nila sa PCSO, yun na po ang nire-record ng PCSO. So, in short, wala akong nagsasubmit na negative. Well, hindi po dapat negative. Hindi. So, walang nagsasubmit. Wala po. No, dapat kasi sobra. Oh. Opo. Yun ang problema, Mr. Chair. Dapat nare-reconcile nila yung digital transactions sila based on that. Mr. Chair, if I may add after Congressman Gomez. Congressman Akop, it's okay for you to yield for a while to Congressman I will just add, Mr. Chair, sinasabi ni Congressman Gomez, tama po yun.
hindi po sila, may mga instances na hindi sila digitalized. Pero as per my conversation with the GM a couple of weeks ago, and I did my interviews over the radio, in fairness naman, they're doing something about it. Kaso nga, Mr. Chair, paano ko mismo yung hawak na ng, may hawak ng franchise ang gustong gawa ng kalokohan at wala pa silang safety measures sa safety net. So, ang kawawa lagi yung gobyerno kasi umaasa lang sila doon sa remittance ng franchisee or ng may hawak ng franchise. Kung ano sasabihin niya, ito lang kinita namin. And that has been a problem since Pinoy time pa po yan, Mr. Chair, since PGMA pa. Problema na yan, hindi mo talaga makita yung record kung magkano ang income nung may hawak ng franchise because tinatago niya. Ipapalabas niya lang yung gusto niya para maliit ang ibabayad niya sa PCSO, maliit ang ibabayad niya sa tax. Pero in reality, millions. Dahil kagaya niya, Mr. Chair, tumatakbo yung kabo. Yung collector talaga na may ID na sinasabi ni PNP, paano niya huhulihin? Eh sasabihin niya, may ID ako, yun pala, nangungulekta rin siya ng wedding. Ito hindi naman niya idideklara yun. Mas malaki po ang kinikita kasi sa wedding. Konti lang nire-remit sa STL, sa PCSO. Pag tumama po, PCSO ang magbabayad. Kaya nga. So, Madam, will you confirm na tama yung sinasabi ng mga congressman dito? Hindi naman po kayong tamang tama. Ano, mag-reason po. Kasi basta sa operations lang po kami, yun lang yung sinusunod namin. Kung ano yung approve sa kanila. But of course, the board of the PCSO can change the policy, di ba? With regards to the operation ng STL, no? Di ba? Kaya naman, di ba? So we'll be inviting all the board members. Mr. Chair? Yes, Congressman Nakop, please. Just to follow up that issue, this issue was taken up by the Committee on Public Accounts during the incumbency of then Honorable Danny Suarez. And Iha, nasana si Madam Gabuyo? May previous commitment po, kaya hindi naka-attend. Dapat kasi siya po talaga yung... Naalaala ko na sumasagot sa mga katanungan namin noon. Opo. At anyway, nagkaayos na ba yung inyong chairman at saka yung kwan? Presidente ninyo? Di po namin alam yan. Nagsisinungaling kaya ata Iha? Di naman po. Di talaga. Ibig mong sabihin, personal. Kayo ang nandun, hindi nyo alam na may sigalot sila. Samantalang kami na nandito sa Kongreso, alam namin na may sigalot. Sagutin mo ako, Iha. At baga... nang tama. Di ko po, sir, personally po, hindi ko alam yung kung anong meron. Officially? Po. Sige. Officially, wala naman po kaming ano, kasi kami sa GM lang naman po kami. Okay. Wala po kaming ano sa chairman's office. Noong bang investigasyon nung panahon ni Honorable Suarez, nasaan po kayo? Di po ako nag-a-attend. Hindi, nasaan po kayo? Anong opisina po kayo? Baka po, sa STBR po, Southern Tagalog and Bicol Region. Na STL? Department po ako. STL? Operations? Sa lang po, may Lotto, may STL. Okay, sige. Hindi ba totoo yung sinabi ni Honorable Erwin Tulfo na yung mga dating operator ng wedding, sila na rin ang may hawak na ibang franchises ng Lotto Operations? Would you know that? Eh, para pong sabi nila yung dating mga wedding, yun ang illegal, ngayon nilegalize na yes. At totoo rin po ba na sila po ang may hawak ng iba-ibang franchises sa iba't ibang lugar ng ating bansa? Hindi ko naman po makilala ang mga... Pakisagot niyo lang po yung akin. Hindi ko naman tinatanong kung kakilala po niyo sila. Hindi ko po ano, I'm not privy to that po, sir. Mr. Chair, may I request that the head of the operations department, insofar as STL operations are concerned, be invited? Kasi hindi alam nitong ating resource person yung sagot sa aking mga katanungan. Okay, we will be inviting the ComSec is hereby directed to invite the operation
office of the PCSO with regards to the query of Vice Chairman Acop. Go ahead. Thank you, Mr. Chair. Yung pong pinakita ni Chairman Dan Fernandez na pinag-replisan ng betting, authorized ba yun according to your circular? Pwede pong i-check. Meron kaming authorized stations. Hindi yung mag-isa na tao nakaupo lang doon? May authorized stations po kami. May approved authorized kaya nga, stations. According to your circular, may betting stations kayo dapat. Official betting stations. At may mga tauhan kayo na iikot with the proper identification para kumuha ng mga pusta. Di po ba? Yun ang inyong circular eh. Parang di na po. Ha? O hindi mo alam yung ito? Nag-inspect 2020 po. Small Town Lottery Revised Implementing Rules and Regulations. In-inspect po ng branch manager hindi ang nga, stations. Hindi po ba tama na dapat meron kayong official betting station? Opo, meron. Yes. At meron kayo yung mga tao sa betting station na parang iikot, may ID para kukuha ng pusta, di po ba? Opo, lahat sila dapat naka-ID at saka naka-uniform. Yes. Pero dun sa pinakita ni Honorable Dan Fernandez kanina, yung ating chairman, ay may mag-isang tao nakaupo at kumukuha ng mga bets. Yung ba pinapayagan ninyo? Basta po, kung dapat yung station, pwede pong i-check namin kung hindi po yun ang katanungan ko. Pinapayagan nyo po ba yon? Hindi naman po ganun ang station eh. Tinatanong ko po kayo, pinapayagan nyo po ba? Hindi po dapat. Hindi dapat. Pero nangyayari kasi may ebidensyang pinapakita yung aming chairman. Diba? Huwag na kayong magtago kasi napalabas na lahat ito nung last hearing pa. Diba? Yun ang katotohanan talaga. Yung sinabi ni Honorable Tulpo, katotohanan talaga yun. Kasi the records of the hearing of the Committee on Public Accounts before, naandun. Kung gusto mo, huhukahin ko para ipakita ko sa iyo eh. Diba? Kasi membro rin ako noon doon eh. So huwag nyo na kasing pagtakpan. Alam nyo naman to eh. Kung alam namin, galing naman sa inyo lahat yung ebidensya noong kami nag-hearing eh. Galing sa PCSO. Kasi, ang importante lang sa inyo, yung amount, ano nang tawag nyo ron, doon sa dapat monthly na ibigay ng franchise holder. GMMRR. Yun din ang inaasikaso ng lotto operator. Masatisfy lang niya yun, pero yung iba doon, puro illegal na. Kasi yun din ang problema ng PNP. Kagaya ng sinasabi ni General Lucas, uhuli nga sila nung kumukuha ng pusta, pero yung operator ng lotto gagawa ng certification na yan ay mga tao namin at legal yung ginagawa. Noon pa nangyayari yan, iha. If you do not know that, ay hindi ko alam kung saan po kayo nanggaling. Meron din po kaming listahan na pinafurnish sa PNP sa mga law enforcement agency na mga employee, ay yung mga nagpapataya po ng aming STLAAC. Oh. May listahan po. Sige. Papasok na kasi tayo dyan eh. Ginagawa rin excuse ng PNP yun para hindi nila hulihin yung mga kobrador ng waiting. Galing po ako dun sa kapulisan eh, kaya alam ko po yan. Yun ang, yung katabi mo nga, tumatango eh, totoo. Pero matanong ko po kayo, meron na ba ko yung inalisan na prangkisa dahil sa pagbabiolate ng inyong circular? Sino ba? Para may mga nata-terminate naman po kami. Ano ang dahilan? Yung iba sa, madali, meron na ba sa atin? Wala naman. I do not know, Mr. Chair, whether the resource persons from PCSO are the proper persons who would answer the questions propounded by this representation. Yeah, that's the reason why we would be inviting. Sige, go ahead. Mas magaling si
si Madam Gabuyo na yes, sumagot noon ng mga tanuan dahil siya yata ang head nito. Opo, masanay niya yung area. Ah? Kanibo Region 4, sa Region 4A lang po. Hindi naman masyadong nagpalit-palit ang aming Region 4A? Opo. Sino ang may hawak ng franchise ng Lotto sa Laguna? Ram Lloyd Corporation po. Alin? Ram Lloyd Corporation. Sino ang chairman nun? Chairman. President po si John. President. Iisa lang yun sa buong Laguna ang opo. May hawak ng franchise holder? Opo. At nakakatupad po ba siya sa pagbabayad ng monthly na amount? Yes po. Yes. And may I ask the RD of Region 4A, ilan na po bang na-aresto nyo na illegal na kumukuha ng pusta? Your Honor, based on our records from January 1, 2023 to December 31, 2023, ang na-aresto po natin is 2,140. Pag isasama po natin yung hanggang February 29, ang na-aresto po natin is 3,841, Your Honor. Ngayon, in your process of investigation, sino po ang boss nila? Pardon, Your Honor? Hindi ba, pag nahuli po nyo sila, iniimbestigahan nyo, di po ba? Opo. Normal yun na trabaho ng polis pag iniimbestigahan yung huli. Hindi nyo ba tinatanong kung sino yung boss nila? Your Honor, please allow me to... Tinatanong ko lang po yung kasagutan. Hindi nyo ba tinatanong? Tinatanong nyo ba o hindi? Tinatanong po, Your Honor. Ano po ang kasagutan? Halimbawa, in the province of Laguna, yung numero na sinabi mo, thousands plus. Iba-iba ba yung sinasabi nilang amo nila o iisa lang yung amo na sinasabi nila? Your Honor, aliases po yung sinasabi nilang pangalan. Wala pong kumpletong pangalan na sinasabi, Your Honor. At yung pulis naman naniniwala na alias lang ang alam nila? Your Honor, tinutuloy po yung investigation. Hindi, tinatanong ko po yung... Yes, Your Honor. Naniniwala yung kapulisan na alias lang ang alam nila. Samantalang, boss nila yon. Yes, Your Honor. Yes. Ganun. Something is wrong with your investigation. Di ba? Di ba? Yes, Your Honor. Yes. Kasi tinatanggap nyo lang basta alias yon. Pero deep inside, alam ng investigador kung sino ang mga boss nila. Doon sa lahat ng 2,000 plus ba, yung sinabi mo na operations na nahuli? Yes, Your Honor. Yes. Iisa lang ba yung alias na sinabi? Hindi po, Your Honor. Iba-iba po. Oh, pwede bang malaman kung ano yung mga alias na sinasabi? For example, in the province of Laguna. Your Honor, pwede bang tawagin ko yung PD ng Laguna po, Your Honor? Yung PD ng Laguna got only assigned January of 2024. I hope he would know how to answer that question. Kasi ilang wala pa siyang tatlong buwan na nandun. Magaling siya kung alam na niya kagad kung sino yung mga operator doon. Sige, Mr. Chair. May I request that the Provincial Director of Laguna be recognized to answer yes, the question? Yes, PD, ano? I don't know yet the name of the PD. Colonel Unos, you are recognized. Please answer the query of the good congressman from Antipolo. Thank you, Mr. Chair, Your Honors. Although I have a list here of the aliases, but still this will be subjected for my further in-depth investigation to at least identify the actual names of this person, sir. But I can cite on based on the records here, which are classified documents, sir. Each cities and municipalities have different. Can you speak louder, no? PD, I cannot hear your voice, please. Each cities and municipalities have different aliases, different persons involved. Wala ka pang may sasagot dahil naiintindihan kita eh, dahil January, middle of January ka ba na-assign doon, Iho? January 25, Your Honor, yes, sir. last week of February, January. Now, CIDG, you conduct operations against illegal gambling also.
Yes, sir. May I know if you also if you have operated against those getting bets for wetting, and in fact they are, shall we say, takers of bets from of franchise holders of Lotto? We have conducted operations against also against those STL operators, sir, na sinasabi nilang loting. But I agree also with Erwin, Honorable Congressman Erwin Tolfo, na itong mga STL operators, sila rin yung nagbubukis. At I personally know this dahil sa tagal ko sa serbisyo, within my 30 years, na 13 times na ako nag-chief of police at nag-provincial director. Marami na ring instances, sir, na napatunayan namin ito. Na itong mga STL operators, sila rin yung nagpapabukis. That's why it's been a challenge for us law enforcers. Dahil kaming mga law enforcers, once marami ng instances na nanghuli kami ng mga nagpapatayan ng itong STL at kami pang mga nakasuhan. Kaya yung implementing rules and regulations dapat ng PCSO na dapat na pag walang ID, walang uniforme, uliin kagad. But pag nahuli namin itong mga nagpapataya, they easily make certification na employees nila ito. So nahihirapan po ang mga operators. And again, if we are really sincere para mapatigil itong illegal gambling na ito, I agree with Congressman Erwin Tolfo, Congressman Goma, and Congressman from Cagayan de Oro, na dapat holistic approach ang gawin natin dito, dahil hindi magta-tribe ang isang illegal gambling sa isang lugar kung hindi papayag yung isang local chief executive. Pitpitin yung bayag ko, walang manganga, walang maglalakas na loob na provincial director, regional director, o chief of police na magpapalaro ng witting without the approval o without the consent ng kanyang local chief executive. Pag sinabi ng local chief executive, ayaw ko yan, walang magagawang kapulisan. Again, sinabi ko, holistic approach, dahil kailangan i-involve natin ang prosecution at saka sa court, dahil kung minsan, kahit yung ebidensya namin ay malakas pero naluluto sa prosecution, wala tayong magagawa. So kailangan patawag din sana, hindi lang yung mga law enforcer, kung hindi representative, kung sino yung mga presidente ng mga local chief executive. Yun lang po. Actually, we have invited Vice Chairman, as well, Vice Chairman Akop, for your perusal. Thank you. Because we have invited also the DOJ. If you want to ask something on the prosecution side, you can. I admire the candor of the chief of the CIDG. What he has stated, alam ko na po yun. Ang nangyayari, yung mga pulis, ayaw nang manghuli ng mga tauhan ng mga lotto operators na kumukuha ng pusta illegally. Kasi pagkuan, pinailan ng kaso, halimbawa nanghuli dun sa Cagayan, at nanghuli ay tauhan ng CIDG na nandito sa Maynila, papailan ng kaso dun sa Cagayan, mahirapan ngayon yung mga arresting officers na palaging pumupunta dun sa Cagayan. So, yung PCSO, narinig na mismo sa mga law enforcers na yung inyong mga lotto operators, ay sila rin sila, some of them are operators of illegal gambling ng wetting. Alam nyo naman yun eh. Naandun-dun, kumakalat din yung information doon sa inyong mga opisina. Thank you, Mr. Chair. That is so far as lotto operations are concerned. Thank you so much, Vice Chairman Akop. No? Chairman, before I recognize Congressman Paduano, I just wanted to say something. Ano? Yung tinatawag ninyong GMRR yun, Guaranteed Monthly Retail Receipts. Diba? Yung parang yes, naka-fix na yung kanilang ibibigay. I think dyan nagsisimula lahat yung problem. Eh. Diba?
And this is only a policy of the PCSO. And you can change it, right? So I think it's high time that we have seen, no, that this GMRR is not working in the favor of the government. Kayo lang, siguro, sa PCSO. Kayo lang yung tipong nakikinabang ng tama. Pero kung titingnan mo yung holistic approach ng ating national government, hindi nyo na ma-maximize yung supposedly na mapapunta sa gobyerno. And we're losing billions of pesos with this policy. And I think we can help also the PNP on their enforcement, no, with changing of this policy of the PCSO. And the mandate of this committee, the Committee on Public Order and Safety, is for the arrest of the proliferation of illegal gambling. Isa yun sa mandato ng public order. And we will not stop on this. We will not stop on this. Congressman Paduano, please. Thank you, Chairman. Before sa rejoinder ko dun sa no, mga betting stations, Mr. Chairman, actually, kung susundan mo, yung GMMR was established by PCSO during the early period of the operation. That was siguro mga 10 years ago, itong GMMR. Kasi that time, the national government through PCSO found out na yung report na binibigay ng mga operators is too low compared to the actual remittances. Kaya nilagyan sila ng cap. But of course, ang cap, gusto ko lang i-confirm from you, yung sinasabing cap, which is higher, di ba? For example, 20 million a month, kung ang supposedly ang payments by the operator to the government is 25 million, they will pay the PCSO 25 million instead of the cap. Tama? Opo. Whichever is higher. Oh, whichever is higher, di ba? But of course, ganyan ang sabi ni Chairman Dan, we have to review this because the GMMR usually, kampante na pong PCSO. Kung 20 million, bibigyan kayo ng report na worth 21 million, okay na sa inyo kasi yung cap is only 20 million. But of course, that does not stop the proliferation of illegal betting. Yung mga bookies. In which, yun nga, if not all, karamihan dyan is being also operated by your ACCs holder. Yes. Authorized agent niyo rin. Tama? Tama? Basta po yung tungkol sa GMMRR, paparating po namin sa management. Okay. Now, Chairman, this is happening all over the country. Well, in fact, yung Bicol kayo, di ba? Sakop niyo yung Bicol? Yes po. Bali, Region 4, A, B, and Bicol. 5. Region 5. Malaking problema dyan sa Bicol mismo. Well, in fact, during the previous years, previous congresses, nagka-problema tayo dyan because from Bicol, may pumasok doon na taga Metro Manila, not Metro Manila but from Luzon. So nagkagulo doon. Kaya nung investigation, lumalabas nga na the one operating illegal gambling illegal numbers game in Luzon operates in Bicol. Nagka-problema tayo doon. Kaya ako, ang tingin ko dyan, Mr. Chairman, better we should review the IRR of the PCSO. Now, with regards to betting station, ito nga ang irony, Mr. Chairman, hindi ko maintindihan. Ano ba talaga napaka-special ng PCSO compared to PAGCOR? Kasi ang lahat ng mga operations, which is permits from PAGCOR, lahat yan may business permit, at the very least, business permit. Para ma-identify mo if this betting station is indeed legal o hindi. Diyan papasok ngayon yung enforcement at the same time yung local government units. Pag walang permit, in short, illegal. Pero kayo, as I have heard your explanation and position with regards to the video clippings presented by the chairman, sabi nyo, pwede. Pero tingnan mo naman, nangungulekta, nagpapataya, walang uniform, in which that's illegal. But ang dilema nga ng pulis, pag inuli nila yung walang
ID, walang uniform, lalabas ngayon yung certification coming from your ACC holders. Ayun yung problema. Tapos, siyempre natatali din yung ano, yung mga police natin. Kaya ako tingin ko dyan, you should review it so that mabigyan naman ng ipin yung enforcement side natin. Pag walang permit, walang business permit, though may permit sa inyo, yung ACC, pero yung pesto, yung bitting station, walang permit, mayor's permit, huli. Diba? I am not saying about ano ha, local permits. What I'm saying is business permit. Kasi sabi ko nga, yung Pagcor, mayroon. Lahat ng mga betting stations ng Pagcor has a mayor's permit. Lahat. Mas madaling ma-identify ng mga police kung ito illegal o ito legal. All I have to do is just to find and check kung sino lang yung mga business permit from the mayor's office or the business licensing office of the local government units. Ngayon sa inyo, hindi. Diba? Ito, betting station. Katabi lang may betting station din. Pwede ba yun? Na isang kalye lang pagitan, may dalawang betting stations? Eh, malabo yun. May distance requirements naman po yung... Hindi nga, sinasabi ko nga. Ito, you want to refute the statement coming from the NBI? Na pagpunta nila doon, dalawang betting station? Yung isa sirado, isa bukas? Hindi nga, ang sinasabi ko nga, ako, you should review your IRR. Yes po, paparating namin po. Or else, pwede natin sabihin na sa police, oy police, ba't hindi nyo pinasok, ba't hindi nyo na-raid, ba't hindi nyo hinuli, walang business permit yon. Di ba yung betting station na yon? Ganun lang po kasimple. Yan sinasabi ko, ano yung napaka-special nyo? Business, oh. Sabi ko nga, Pagcor, lahat mayroon. Eh, pag ganyan yung attitude natin, you're tolerating illegal gambling. Eh, as a matter of fact, Congressman Paduano, they are already tolerating illegal. Kasi nga, yung ginawa nilang GMRR, ano yun? Guaranteed Monthly Retail Receipts, na sinasabi, ito bibigay nyo sa amin, dapat ito guaranteed. Magkano ba guarantee na ng bawat isang operator ng isang ACC? Hindi, alam mo, for example, iba po. Hindi, for example, Laguna, sa Region 4, ilan ba nag-ooperate Laguna sa Region 4? Laguna po, ang Laguna, 144? 144 million? Opo. Isang buwan? Opo. Wow. Sa Batangas? 144 million din po, may get. Sa Cavite? 22M. Bago pa lang po, nag-i-start pa lang. Saan pa ba? Batangas, saan pa ba? Sa Quezon? Quezon, 95 million. Sa Rizal? 53 million plus. So, yun ang nakukuha nyo na pera. Opo. At wala na kayong pakialam kung galing niya sa illegal at legal. Correct? Dapat kasi legal lang. Kasi guaranteed na kayo eh. Kaya hindi nyo na tinitingnan yung mga legal operating station. Kasi nga, wala na kayong pakialam. Basta dumating ang pera niyan sa amin, ayos na kami. Ngayon, pinahirapan nyo yung mga PNP, mga police sa enforcement. Kawawa sila. Pag hinuli nila, sasabihin ng mga halimbawa ng mga mayor sa provincial government, huliin to, huliin yan. Hindi mo alam kung sino pinaproteksyonan, kung legal o illegal. Sila naman, kilos sila. Tapos, kapag may nahuli sila, nahuli nila isa legal, kaso sila. Pag nahuli nila ang illegal, kaso pa rin sila. Alam mo, polisiya nyo ang mali eh. Polisiya nyo ang mali. Ngayon, hindi na, ang NBI na confirm sa atin, that this is happening. And we, in this Congress, ako, I've been a mayor, alam ko na ganyan na nangyayari. Diba? And all of the members of this committee knows that it is happening as well. Baka kayo na lang hindi nakakakita na ganito nangyayari, na yung nakukuha niyong pera ay nanggaling sa illegal. Diba? And we have the moral obligation to correct what is wrong. And that is wrong. We need to change our policy. And that's the reason why we will be inviting all the members of the board of directors and the chairman of the board and at the same time the president of the PCSO to report to us about this GMRR and also yung sinasabi ni Congressman Paduano. It makes sense, no?
Kung pag-COR, nagkumukuha pa sila ng business permit para at least ma-identify natin yung legality ng kanilang negosyo. O di ba? Para hindi mahirapan yung ating mga PNP. Di ba? So we have to find it out as well, no? With your bosses and the operation manager ng PCSO. Yes, so any other Mr. Chair. Congressman Bosida, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, dito po sa recapitulation on violation of illegal number games, nakita ko po dito yung top 3 regions with cases filed. Dito po sa illegal number games. And the top 1 is Region 4A. Doon po sa Region 4A, from January 1 to December 31, 2022, meron po silang cases filed na 2,942. Ang dismiss cases po sa prosecutor's level pa lamang is 24.84%, which is 731 cases. Ang number 2 po is Police Regional Office 7 with 2,364 cases filed. And dito po ang dismissed cases filed sa prosecutor's level pa lamang is 7, which is equivalent to 0.29%. Ang top 3, Mr. Chair, is Police Regional Office 11 with 1,415 cases. And ang dismissed cases po sa prosecutor's level pa lamang is 86, equivalent of 6.07%. Yun naman pong mga kasong nakarating sa court. Sa Region 4A, out of 1,189 cases, 260 lamang po ang convicted, which is 21.87%. And for PRO 7, out of 1,959, 490 po ang convicted cases or suspects with equivalent of 25.01%. For PRO 11, out of 872 cases na nakarating sa court, 54 cases po yung convicted with 6.19%. Mr. Chair, maaari po bang malaman sa regional director ng Region 4A? Ano po ba ang masasabi ninyo dito? Bakit ang taas ng dismissed cases dito sa mga operations po ninyo sa mga pinel na kaso in relation dito po sa illegal number games? Your Honor, yun nga po yung sinasabi namin kanina na pag naisampa na yung kaso, kung minsan meron nang kasunod yan na yung certification. So nadidismiss yung kaso. Yun po yung unang reason. And of course, kagaya nung sabi ng director ng CIDG, kung gusto nating ayusin yan, let's involve sa prosecution. Thank you, Your Honor. Yes, thank you, Mr. Chair. Yun din po nakikita natin. Nakakatuwa nga po na itong mga top 3 regions and other regions, of course, hindi nagsasawang magtrabaho. Parang nakakapagod kasi, Mr. Chair. Mr. Chair, pwede po bang ma-invite yung mga sa Region 4A, yung mga representative from prosecutor's office para malaman po natin bakit ganito na parang nakakapagod naman yung trabaho ng police, Mr. Chair. So we will be inviting the office of the prosecutor's office. Yes, Mr. Chair, particular as po for yung, A. Yes, Mr. Sige, Chair. The COMSEC is hereby directed to invite those personalities. Thank you, RD4A, and thank you, Mr. Chair. Okay na, Congressman. Okay. Mr. Chair?
Yung bang, yeah, before I recognize Congressman Akop. Yung ba na-convict natin, ano, RD? Nag-plead guilty na ba sila doon sa, ano, sa mga, ano, yung sa conviction rate natin, doon sa mga na-file natin na kaso sa illegal gambling? Oo, nag-plead sila ng guilty. Opo. Yes, so, Your Honor. Pag nag-plead ng guilty, ano na? Depende na po sa judge court kung ano yung ibibigay niya po. Sige. At marami tayong... sige, before I proceed with my... queries, ano? Congressman Akop, please. Thank you, Mr. Chair. For RD Reconfore, ang sinabi niyo pong report dito divided into two. Illegal number games at saka other forms of illegal gambling. Tama po? Yes po, Your Honor. Yeah. May I ask, dun sa illegal number games, sa data po ninyo, ano po yung number one na illegal number games sa buong Region 4A? Bukis po, Your Honor. Bukis? Yes po. Bukis? Opo. Ano po yung sunod? Meron pang, I just forgot the kung paano nila tinatawag yung isang ending, Your Honor. May ending po, Your Honor. Yun yung, ang pagkakaalam ko po nito, ito yung sa basketball, Your Honor. Last two. Okay. Excuse me. So, booking at saka ending. Wala po kayo nang huli na isabong? Wala po, Your Honor. So kung titingnan po natin itong operations conducted from January 23 to February of 2024, 5,317, karamihan dito bookies. Yes, Your Honor. So, itong nagpapatunay doon sa statement ni General Karamat. Yes, Your Honor. Yes. Thank you. Wala rin kayo nahuhuli na illegal or isabong? Yes, Your Honor. Pero may isabong dun sa nasugal doon sa inyo? Wala po kaming na-monitor, Your Honor. So, wala pong sa buong Region 4A, walang pumupusta doon sa isabong? Yun po bang ibig niyong sabihin? Hindi ko po masabing walang pumupusta sa isabong because ang pagkakaalam ko po, ang isabong pwedeng nasa labas ng Region 4A pero yung tao na taga Region 4A is pwede pong magtaya, Your Honor. So, ang sinasabi po ninyo dito sa committee na ito, wala pong nag-ooperate ng illegal sabong sa Region 4A. Tama po ba yun? Yes, Your Honor. Wala po kaming na-monitor, Your Honor. Wala. Sa other forms of illegal gambling, ano po yung sa 2,666 na operations ninyo, ano po yung number one na kwan dito? Tupada po, Your Honor, and ang sumusunod na dyan, halos hindi naman nagkakaluyo, ito po yung Mahjong, Tongit, Karakros. Mahjong. So alam mo natin, hindi nyo kayang patigilin yung bookies, as you have stated a while ago. Kaya po, Your Honor. Yun ang sabi ni General Karamat kanina, hindi po pwede hanggat hindi yung local executive, chief executive, makikisama.
Kaya po, Your Honor, yun nga nga sabi ko, kagaya ng sabi ni... Kaya ninyong patigil? Sa ngayon po, Your Honor, hindi po. Eh, kasasabi mo lang eh. Your Honor, kasi may dugtong sana yung sakit kong yun, pero naputol. Dugtungan mo. Your Honor, kaya po naming patigilin, pero dapat po magtulong-tulong. It should be a inter-agency para mapatigil yung bukis na yan. Pero kung PNP lang po ang lalaban dyan, hindi po kakayanin, Your Honor. Ano po yung mga ahensya na dapat tumulong po sa inyo? Of course, andyan po yung unang-una yung LGU natin, yung ibang law enforcement agencies natin, and of course yung PCSO, Your Honor. Umpisa natin doon sa LGU. Ano po ang participation ng LGU na kailangan ninyo? Your Honor, pag ang mga pulis naman natin, susunod po pag sinabi ng LGUs natin na huliin natin yung mga bukis, susunod po yung mga kapulisan po natin. Kung sasabihin mo doon sa iyong mga pulis doon sa, for example, in the province of Laguna, huliin nyo yung bukis, huhuliin nila o patitigilin nila? Kasi sabi mo, kailangan lang ng utos ng mayor eh. Hindi nyo po ba kayang patigilin na wala yung utos ng local chief executive? Kaya po, Your Honor, pero yung sustainability niya po, hindi po kaya, Your Honor. Pwede po ba natin tingnan na, sige, patigilin mo nyo nga at tingnan natin kung masusustain ninyo? Kasi binanggit mo na naman yung isang bagay na nakakapagtaka sa akin. Kung kaya nyo, kanina sagot nyo, kaya nyo patigilin. Kung makikisama yung LGU, yung local yung mga ibang enforcement agencies at saka yung pangatlo, yung PCSO. Sige. Sabi mo, kung dun sa LGU, kung yung mayor o head ng LGU uutusan yung pulis, bakit hindi mo ba kayang utusan yung pulis mo? Kagaya sir nung sabi ko kanina, kaya po, pero yung kung paano namin na isusustain, hindi po kaya, Your Honor. Bakit hindi masusustain? Kaya yung sinabi nga ni General Karamat na kailangan po magtulong-tulong yung mga agencies dito para masustain natin yung pagpapatigil dito, Your Honor. Hindi ko makita yung connection ng sustainability ng inyong operations sa participation ng LGU at saka PCSO. Your Honor, kung PNP lang po ang magpapatigil dito po, hindi po kakayanin na magtuloy-tuloy po dahil unang-una po, yung kapulisan naman po natin is hindi lang naman ito yung babantayan nila. Ang dami pong binabantayan nila. So kung magtulong-tulong yung LGU, yung PCSO, and other agencies po, mapapatigil po natin ito, Your Honor. Okay. Tingnan po natin yung other law enforcement agencies. Are you trying to tell me na hindi ginagawa yung other law enforcement agencies yung trabaho nila? Ginagawa rin po, Your Honor. O, ginagawa. So, wala kayong problema doon? Wala po, Your Honor. Ngayon, yung PCSO, ano po ang kailangan nyo sa kanila para mapatigil nyo ito o magkaroon ng sustainability ng pagtigil nito? Unang-una, Your Honor, kailangan siguro yung kung sino man yung may prangkisa doon sa lugar na yon is huwag nang mag-issue ng certificate o certification kung nahuli na yung nangolekta. And ang isa pa po is do ang PNP po pag hindi naka-uniforme is hinuhuli nila. And dapat siguro pagsabihan din nila yung mga may hawak ng prangkisa na pagsuotin ng uniforme habang nag-iikot o kaya nangungolekta yung mga tao nila. And of course, yun nga, yung station nila, kailangan sigurong iayos din nila yun, Your Honor. Kasi, the way I look at it, kung susundin ang utos mo,
o utos ng regional director na ipatigil, matitigil yan. Yes, Your Honor. Kahit na hindi makialam yung chief executive ng LGU at saka yung PCSO. Hindi pwedeng mangyari yun? Mangyayari po, pero yung kagaya ng sabi ko, Your Honor, kung paano isusustain yun, hindi po kakayanin, Your Honor. Sinubukan mo na ba? Ginagawa po, Your Honor. Hindi. Tinatanong ko sa iyo, sinubukan mo na ba? Yes, Your Honor, pero hindi po na-sustain, Your Honor. Pabalik-balik po kasi sila, Your Honor. Sino yung papalit-palit? Yung mga nangungulekta, Your Honor. According to the PCSO, binibigay po nila sa inyo yung listahan ng authorized na bet collectors ng bawat franchise lotto holder. So kung meron kayong naaresto na wala dun sa listahan, dapat ang presumption nun, illegal na siya. Hindi kaya? Hindi po updated yung binibigay ninyo. And Your Honor, can I ask one of the PD to please answer the question regarding dun sa list na binibigay ng PCSO? Would you want to answer, RD? Sinong PD mo? PD. Would you want to answer from the different PDs? Batangas, the PD of Batangas, Your Honor. PD, you can answer. Sir, with regards to the operation of illegal numbers game in Batangas, yung mga napaghuhuli po namin ay yun nga, laging sasaluhin ni STL operator kasi tao nga nila. Ang sustainabilities, ang pag nahuli, laging sinasalo, sir. PD, can you speak louder? Kapag nahuli, laging sinasalo. Yes, sir. Sino sumasalo? Yung STL franchisee, sir. Sila sumasalo? Kasi tao nga na, tao nila, sir. So, tao nila yung nangongolekta ng illegal? Yes, sir. So, sinasalo? And, pag na-file na natin, kaya nare-release, sir, na RFI yung case. Kasi lahat naman ng napaghuli natin is pero saan napapailan sila, ng kaso. Pero saan nila sinasalo? Kanino sila tumatawag? Doon na, sir, sa piskalya. Sa piskal? Yes, sir. In other words, pagkahuli sa mga illegal. So, PCSO. Ay, congressman ako. May I be allowed to, ano? To interject lang a little bit. Mukhang ayoko i-allow ni Vice Chairman Akop. Congressman Akop, you are again recognized. Again, sige, mamaya na ako magtatanong. So, RD, ang kailangan mo lang ay yung kooperasyon ng PCSO. Kasi wala kang problema doon sa other law enforcement units. At saka doon sa LGU, hindi ko matatanggap na hindi ka susundin ng iyong mga tauhan, ang susundin ay yung mayor. Magagawa po namin, Your Honor. So, ang kailangan mo lang, yung tulong ng PCSO. Yes, Your Honor. Yes. PCSO, tinanong ko po sa inyo kanina, meron na po ba kayong na disenfranchise na lotto operator because nahuli nyo sila na merong operations ng lotto at may operations pa ng wedding? Wala po sa area namin, sir. Wala sa area ninyo. Wala po sa area. Wala sa area ninyo. Opo. Pero kung titingnan ko po yung datos na sinabit ng RD ng Recon 4A, tinanong ko po kanina yung RD na Recon 4A, yung illegal number games, 5,317 operations. Ang number one na violation dito ay bookies.
So, ibig sabihin, yung mga lotto operators nyo ron ay nagbubukis din. And yet, sabi mo, wala pa kayong nadi-disenfranchise because of a violation of your implementing rules and regulations. Kasi nakalagay naman sa IRR ninyo eh, na pwede nyo silang i-disenfranchise. Opo. Di ba? Nandito eh. Yung major violations kasama yon. Opo. Hindi minor violation yon eh. Major violation. Pero wala pa rin kayong nagagawa. So siguro tama yung sinasabi ng RD Recom 4A. Hindi kayo tumutulong para matigil talaga yon. Di ba? Tama? Papa. Yes. Tama. Tama ba, PCSO? Wala ko na dinig na sinabi mo. Hindi po kasi, bali, wala naman sa aming... Kasi katulad niya po, sir, sabi niya, nag-report nga. Pag, ano, titingnan kung kasama sa list, eh, siyempre po, hindi naman kasali yun. Kasi kasama sa list siya ng mga sales force dapat. Oo nga, iha. Pero yung ano po, official na... Yung official na bet collector ng lotto ay nangungulekta rin para sa wedding. Ang STL tanong ko, po. ano ang nagagawa nyo rito? Wala kasi naman yun ang problema ng law enforcer natin eh. Narinig nyo na yung NBI, narinig nyo yung kapulisan. Baka po hindi nakarating sa office namin yung mga ano nila po. Kasi po, sila naman yung mag-a-action sa RD Recom 4A, CIDG. Oh, hindi raw nakakarating sa kanila yung inyong mga operations na kwan. Have you submitted any complaint or recommendation sa PCSO about this issue? Your Honor, actually, I seek an audience with the GM Robles tungkol po dito. And meron po kaming napag-usapan kasi problema nga nila yung ginagawa ng mga lotto, mga STL franchisee. So sinabi ko sa kanya yung problema namin and meron naman po silang ginagawang corrective measure para iayos yung problemang yan, Your Honor. And of course, yung data, Your Honor, hindi ko lang masigurado kung ilan yung exact numbers ng mga kasong naging ganyan, Your Honor. Kasi kung ganyan ang rason natin, siguro wala na kami ni Congressman Busita dito sa kwan na ito. Nag-graduate na kami uli. Eh, hindi pa rin matatapos yung problema na yan. The way I look at it, from you, doon sa mga kasagutan nyo po doon sa aking katanungan. Dito rin sa inyong, siguro nga, I will ask the chairman of the Committee on Games and Amusement na buksan nga yung problema sa PCSO regarding lotto para doon natin masentro lahat. Sa illegal number games, ang number one ay Laguna, number two ay Batangas, number three ay Cavite, number four ay Quezon, and number last one, 31 sa Rizal. Alam po ninyo, hindi po ako naniniwala dito sa mga statistics na ito. Kasi pwedeng sa akin, tamad lang yung taga Rizal siguro na manghuli. Pwedeng masipag yung taga Laguna. Hindi pa pwedeng mangyari yun, General Karamat? That's affirmative, sir. Tama yung assessment niyo, sir. Yes. Kaya huwag nating, para sa aking mga kasamahan, huwag mag-conclude kagad dito ng ganun. Kasi pwedeng yung
yung Rizal at saka Quezon, tamad manghuli. Kung anumang rason, ay bahala na kayong mag-isip kung anong rason kung bakit tamad sila na manghuli. Hindi ba po, General Karamat? Yes. Kasi if we look at it, lahat naman ng probinsya, karamihan ng probinsya, sa limang probinsya na ito, may mga lotto operators, tama? Yes, Your Honor. So, ibig sabihin, kung titingnan natin yung conclusion ng numero na ito, doon sa Rizal, walang nagbubukis masyado. Ganun po ba? If I may, Your Honor. Hindi, sagutin mo muna yung tanong ko. Your Honor, out of five provinces, yung bukis po kasi, buo kasi is nasa Laguna and Batangas. Kung meron ba dito sa Cavite, Rizal, and Quezon, hindi po ganun katalamak, Your Honor. Kaya ganito kakunti yung nahuli nila, Your Honor. Hindi talamak ang kwan sa Rizal. Kasi 31 lang ang operations eh. Yes, Your Honor. 31. In Quezon, 292. Yes, Your Honor. So, can we readily conclude na kokonti ang nagbubukis doon sa Rizal at saka sa Quezon compared to Laguna na 2,211 at saka 2,014 sa Batangas? Yes, Your Honor. Ganon? Yes po. May I ask the Provincial Commander, Director of Rizal, would that be true? Yes, Your Honor. In Rizal, the bukis is not that prevalent, Your Honor. Alalahanin mo, taga-Rizal ako, ha? Yes, ikaw, sir. Hindi taga-Rizal. Yes, sir. We have operations against STL or Bukis. We have a classic case in Rizal that because of its proximity in Metro Manila, Your Honor, there are STL franchisee from Metro Manila na tumatawid bayan, sir. Dito sila sa laylayan ng Rizal, tumatawid, but the remittances is dun po sa franchisee from Metro Manila. Would that reasoning be true sa Quezon? Dahil 292 lang yung inyong kwan, operations? Yes, sir. Sir, in Quezon, we have good working relationship in terms sa bookies with the STL operator. Hindi ko po, tinatanong yung kwan, hindi nyo po sinasagot yung tanong ko. Yung rason din ba na kokonti doon sa Quezon eh dahil kagaya ng rason ng PD ng Rizal? Yes, sir. Hindi po talamak ang bookies sa Quezon. Okay. So, you remember, you are under oath, ha? Pag may prove namin sa susunod na hearing dito, yes, sir. Na talamak, you're lying. Tama? Opo, Your Honor. Yes. Okay. Sige. Kasi, uulitin ko yung sinabi ko, pwedeng yung lesser number, hindi lang nag-ooperate, nakikipag-cooperate na. Yun ang pwedeng mangyari. Di ba, General Karamat? It may be true, sir. It may yes, be... it's possible. Yes, sir. Yes, sir. Tanong ko, eh. Yes, sir. Kaya nga hindi ako naniniwala kaagad dito sa statistics na ito na doon sa province of Rizal and the province of Cavite, Quezon ay walang bukis na masyado. I do not agree with that. Makikita naman natin doon sa susunod kung sino ang mga may-ari ng franchises na nandito. Diba? I agree with you, sir, but I agree also with the PD of Rizal, sir. Because... I agree with you also, sir, that you cannot rely on that figure. But I agree also with the statement of PD Rizal that illegal gambling is not prevalent in Rizal because they know that they cannot escape the radar of a certain politician there. So they will not attempt to establish illegal gambling there in Rizal, sir. And that's our validation from CIDG, sir. They are afraid in the province of Rizal. Hindi. So, ibig mong sabihin na General Karamat, doon sa Rizal, takot sila sa akin, doon sa Laguna, hindi takot kay Chairman Fernandez.
Is that a proper conclusion from your statement? As I said a while ago, sir, illegal gambling will not thrive in a certain locality without the approval of certain politicians. I am not seeing Congressman Sir Richard Gomez, sir, that all politicians are involved in illegal gambling because my wife is a former politician also. So, yun lang po, sir, ang masasabi ko. The reason why RD4A cannot sustain the operations against illegal gambling, it's that's because some local chief executives have expressed or written approval the presence of illegal gambling. Because once they operate against their local chief executives, no chief of police or provincial director will stay in his position for more than a month or more than 6 months. That's the reality. And to answer your problems, Mr. Chairman, sir, to avoid these illegal numbers games or bookies is for the PCSO to lower the franchise fee of this lower of these franchise operators, because for you to own a franchise in this state, you have to pay a minimum of 100 million or 200 million depending on the area you will apply for the franchise. So kung hindi magbubukis itong mga bumili ng franchise, paano nila mababawi yung hundreds of millions nila? So they cannot do anything but to make this bookies. So yun lang po ang suggestion ko, sir, to make an amendments siguro kung paano magkaroon ng franchise fee to lower or what, I don't know, sir. Alam mo, General Karamat, if I may, no? This is the first time that I have invited you, I think, in this committee. And I admire you sa pagiging open mo sa yung mga manifestation today. And I think we have a big problem. We really have a big problem. And it worries me, no? Actually, ngayon ko lang nakita yung data that unfortunately, my province is number one pagdating sa anti-illegal gambling. And we need to do something. And we are very serious, no? Doable. Maaring masipag lang yung ating provincial director o masipag yung ating mga operator or talagang totoo na marami talaga nahuhuli. So it's either way. But of course, tama yung sinabi ni Congressman Acop that he really doesn't believe on the data itself. And that's the reason why we saw a lot of loopholes, especially on the guidelines and the policy of the PCSO. And yun ang tututukan natin sa susunod na hearing. And at the same time, yung ibang region that was mentioned by Congressman Richard Gomez, Congressman Palma, and others who wanted to invite the different RDs. Mr. Vice Chairman, he wanted to interject. We will allow him. He will end this. Of course. Okay. Mr. Chair, since the provincial director of Laguna has been appointed only last January 25, may I move that we invite the previous provincial director of the province of Laguna in the next hearing? Marami pong salamat, Mr. Chair. Okay, so we will be inviting the previous provincial director of the province of Laguna. Are you going to invite also the other previous ano? Oo, matagal na si iba. Matagal na yun. Quezon, 18 months. 18 months na iba. Okay, sige. O yung sa Laguna na. So, Congressman Richard Gomez, you wanted to interplay? Sige, go ahead. Yes, Mr. Chair. Hearing all response from the PNP, the PCSO, with regards to mga huli-huli. Mr. Chair, I think as a matter of policy, the suggestion, Mr. Chair, of this representation is siguro what we can do, if we can ask the PSO to set aside a certain fund, no, to help in the operations of illegal gambling sa PNP, and for NBI also, kasi nag-ooperate din sila eh. So, as what General Lucas said a while ago, nahihirapan sila to sustain, no? Dahil nga because of lack of funds. Lalo na kung yung mga
kung yung mga LGU, hindi very supportive yung mga LCE. Then, therefore, if the problem is coming from the activities of the PCSO, it is also right and it is also their duty to fund this law enforcement agencies. Dapat tumulong din kayo kasi kayo hinuhuli namin yung mga acts na nanggagaling sa stemming out from your activity. I think tama lang ho yun, no? And then, Mr. Chair, we should also find a way on how to strengthen yung investigation activity na ginagawa ng CIDG at saka ng NBI. We understand na illegal kasi yung mga wiretapping eh. At saka yung kailangan natin ng court order to check yung laman ng mga cellphone. But we should find a way, Mr. Chair, na mas strengthen itong mga activities na to sa investigation ng mga agencies. And also, with regards to mga isabong, yung mga electronic na mga sugal, maybe we can also ask electronic platforms, social media platforms like Facebook and YouTube to stop showing this, at least sa Pilipinas. And also, Mr. Chair, lastly, ikaapat, siguro if we can invite yung mga electronic cash transfers, no? Like GCash, Paymaya, Alipay, kasi yun yung form ng pagsusugal ngayon eh. If we can invite them and also to investigate yung mga sugal na nangyayari doon na dumadaan doon sa payout system nila. Kasi pag nakita natin sino yung kumpanya na tumatanggap ng sugal, pwede na i-block agad yun. So these are just suggestions, Mr. Chair. As a matter of fact, ano, Congressman Richard Gomez, I remember when I was still a member of the committee on franchise, ano? Yes. We discussed this lengthy as well. Yung e-system, tinatawag na parang Lotto e-system nila, na kung saan they have presented yung pagkukolekta, hindi na yung traditional na merong kanta, lastillas na tinatawag. Kasi doon tayo nadadaya sa lastillas eh. Samantalang kung electronic yon, pag tumaya sila, directly alam mo na kung saan pupunta yung pera. At I don't know what happened to that. Malamang hinarang din. Para, kasi kung gagamit na tayo ng electronic system sa betting, di ba? Eh, napakaganda. Kasi naging contention noon, yung atin daw mga kobrador, hindi techie. Nako, eh ngayon, panahong to, lahat na ata techie na. Di ba? Even yung mga young ones, no? Kapag pinahawak mo ng cellphone, mas marunong pa kaysa sa atin. And siguro, this is the right time to eradicate that illegal activity that is happening on the illegal numbers games. Ito ang pagkakataon para ngayon malinis natin. Una, yung GMRR nyo. Pangalawa, yung issuance ng business permit. Pangalawa, gawin natin with online betting sa mga station. And prevent nyo na yung mga nakikita nating mga betting station na pinakita ko. Nakakasira ng bayan. Yung mga gano'n na nakikita mo na para siyang mga kabuti na nasa kalye. Di ba? I think yung morality ng ating mga kababayan doon nadadamage eh. And even the image of the city itself. We need to do something on this. And that's the reason why we will be asking your bosses, mga directors, to be here. So, Chairman. Congressman Paduano. Since it's now 1:30. Okay, I just wanted to ask the BC Bernardo. No, kasi may nabasa ako dito eh sa Rule 9287 na kung saan ang NAPALCOM is yung mga rewards and incentives for law enforcement officers. I just wanted to find out kasi sila yung binigyan ng kapangyarihan to promulgate a separate system of rewards incentives for members of the PNP who shall be instrumental in the apprehension and conviction of any malefactor engaged in legal numbers games preparation. So what do we do on this BC Bernardo? Ano ba yung mga programa or initiation nyo with regards to this provision of section 15 of rule 4 of Republic Act 1987? Thank you, Your Honor. Ito po yung isang reward system sa kanilang promotion tsaka retention. Kasi nga performance-based tenure po yung assignment ng mga pulis. Kaya kung sa tingin nila it's unfairly being ousted sa kanilang pwesto, yung NAPALCOM naman will defend na hindi naman sila ma-reshuffle. So balit kung talamak naman yung sugal doon,
kasama kami nung yung mga local elective official na magpapaalis sa kanila. Kasi nga, pwede naman din i-recommend kasi ng mga LGU. Kaya titiyakin po namin na Your Honor na magkaroon din ng patas na evaluation sa mga locality. Gaya po ng sa drugs kasi nga, ang evaluation namin ay yung barangay affectation area na validated naman ng PDEA. Kaya basis din namin sa retention. At dito naman sa sugal, siguro we will try to discuss with PCSO tsaka PAGCOR tsaka DICT tsaka CICC. Would it be feasible to encourage na through electronic system lahat na yung mga authorized gaming system para mas madali ba itong mamonitor? Kaya kung kasi nga yung gaya ng sabi ni Congressman Akop kanina, yung isabong ba meron ng 4A. Although maraming tumataya doon, pero ginagawa yung isabong sa elsewhere, yung base. Kaya yung ganito sana, gusto rin namin sanang marinig yung CICC tsaka yung DICT. Kung imumungkahin natin na ma-migrate doon, mas madali bang makontrol yung gambling through electronic platform, Your Honor. Kaya ganun din, Your Honor. Kasi pati yung drugs na rin kasi nga, through electronic means na rin doon din bumibili ng drugs, tapos sa Lalamove, Grab, doon na rin dinideliver yung drugs. Kaya, saan? Doon sa mga kubra doon? Ganun, Your Honor. Kaya talaga nagsiship yung modalities. Kaya we would like to hear naman doon sa... Kaya nga. Maganda yung sinasabi ni BC. Yung sinasabi ni BC Bernardo. I heard about this, no? Na kung saan yung mga kubrador, yun ang natataniman ng mga droga like that, or sila na mismo yung nagbebenta ng droga. Ang nabanggit ko kanina, Your Honor, kasi nga yung drugs din kasi nga nag-electronic mode of transaction na rin, kaya dito rin sa gambling, meron ding electronic mode of transaction. Pero yung nabanggit nyo, Your Honor, na meron kasing danger na yung gambling lord tsaka yung drug lord magsama. Yun ang mahigpit namin binabantayan. Kasi nga kung ang sa distribution line nandoon yung mga kubrador, sila yung naka-embed doon sa ground. Kaya magandang network ito. Kaya sana mapag-usapan natin na hindi magkaroon ng ugnayan itong dalawa. Mapanatili natin na magkahiwalay. Pero the tendency would be with the forthcoming election, nag-aalala rin kami kung paano ito mababantayan, Your Honor. Siguro, RD, submit to us, ano? Kasi yung mga illegal, other form of illegal gambling dito, ika-classify nyo, i-categorize nyo para makita natin kung nag-file lang ba sila sa illegal gambling or may kaakibat silang nag-file din sa illegal drugs. Your Honor, meron po kaming data rito na may mga nahuli kami sa illegal gambling, may kasamang drugs po yun, at meron po kaming data rin dito na pag may nahuli kami sa gambling, meron po siyang kasamang yung sa firearms, Your Honor. O yun ang gusto natin malaman, ilan yun sa bawat provinces, no? Para makulate natin kung at least ma-differentiate natin kung gaano ba ka-proliferate siya na kapag hinuli mo na sa illegal gambling, automatic kasama na rin ba sa illegal drugs? Parang at least malaman natin, no? Ilan yung sa operation nyo doon sa illegal gambling tapos ilan yung sa illegal drugs, no? Kasi parang kung titignan mo, kung madali kasi kapag yung yung illegal gambling na huli mo on site, so wala ka nang search warrant doon, so pwede naman siyang taniman din, di ba? Maari yun, di ba? Para lang to increase the quota, di ba? Is that correct to assume, RD? Yes, Your Honor. Sige. Okay. So, bigay mo na lang sa akin, no? Tapos sabi to us yung complete data, yung detalye. At tapos sa DICT, naimbitan natin ng DICT. DICT, andyan ba ang DICT? Okay. Can you kindly tell us kung halimbawa gagawin na nating i-loto? Anong tawag doon? Yung system na... Kasi before, we were able to tackle that na kung saan yung mga kubrador, ang hawak na nila yung yung i-system, yung mga magtataya, nandito na. Para direct na, hindi mo na madadaya yung hindi mo na matadaya yung gobyerno. Pag tumaya ka ng 10 piso, yung hatian, diretso na doon sa system.
Can you kindly tell us kung kaya ng DICT? Since our government, I think, kayang-kaya yan. Napakasimple na system na yan. So magkakaroon tayo ng tinatawag na convergence agreement between the PCSO and the DICT in order for us to collect the right amount of money that the government should receive. And those people under it, kung halimbawa merong share ang governor, may share ang mayor, may share ang PNP, automatic na yung sharing nung tinaya nung tao napupunta na sa kanya-kanyang mga beneficiary. Can we do that? Good afternoon, Your Honor. Yes, sir. You speak louder, please. We recognize that the technology is continuously evolving. Apologies for my voice, Your Honor. We recognize na continuous nag-evolve po yung technology. And in fact po, sir, madami ng interoperability activities and DICT. And we do enter into MOAs or MOUs with other government agencies. So I think it's possible, sir. Okay, so in the next hearing, you will be invited again, and then the PCSO, the operation manager ng PCSO, iimbitan din natin. So para magkaroon kayo ng collusion for the presentation sa amin kung ano yung dapat na system na gamitin. And this time, dapat ang masunod, ang DICT saka ang PCSO, di ba? Hey, what's your position in the DICT? Yes, I am the director for legal service, sir. For the legal. Yes, sir. So what we need is the technical people. Yes, sir. Can we invite the technical, legal and the technical personality from the ICT? Yes, no? Your Honor. We will invite our the technical team headed by Yusek David Almaron, sir. Okay. So before we suspend our hearing, yung mga na-invite po namin that we were not able to recognize, baka you wanted to say something, this is the moment to say something on this committee. Wala na po ba? Sino ba bang mga na-invite natin? CICC? Yeah. Yung Games and Amusement, andito, na-invitan din natin, no? Attorney Regino Malyari. Andito po ba siya sa Games and Amusement? Here, Your Honor. Good afternoon po. Sa Games and Amusement, we have invited him. For what purpose? Hindi, ano naman to, yung sa anti-illegal gambling ninyo, but ang Games and Amusement, meron din kayo, di ba? Okay, sir, can you kindly speak up? Sige, go ahead. Good afternoon, Mr. Chair. I am Brigadier General Raul Villanueva, retired. I am the SBP for Security and Monitoring Enforcement. On the part of PAGCOR, we since the assumption of our chairman, Chairman Altenco, he has introduced a lot of reforms, especially on enforcement. Kung makikita nyo po yung mga bogo dati, marami yan po yan, 300 plus. In fact, binaba na natin yan hanggang mga 87 na lang sila ngayon. And because our enforcement capability has been strengthened. So, makikita nyo rin po, last year lang alone, we were able to collect $2.5 million sa mga fines lang, sir, ng mga IGL natin, o mga POGO, yung dating POGO na naging IGL. So, we have monitoring 24/7 on mga high-risk areas, and then we have inspections twice a week on less risk areas. So, maraming tuloy-tuloy po yung ano namin enforcement. Pinapalakas po namin yan. And we have new frameworks for yung dating POGO, naging IGL na ngayon, or Internet Gaming Licenses. So in other words, parang nagle-level up na ang PAGCOR ngayon, no? Yes, sir. At in other words, parang ba sinasabi mo that you are assuming that the PCSO is being left behind? I'm not saying that, sir. Chairman. Okay. Chairman. With the indulgence and due respect to PAGCOR, ang House resolution kasi ni Chairman Dan Pernancio about illegal gambling. Now, why I mentioned during the interpellation with regards to PAGCOR IRRs, kasi ang do you confirm that PAGCOR, operators of PAGCOR down below, down the line, is asking, is being required for a business permit? Yes, Your Honor. Oh, Chairman,
PAGCOR confirmed that indeed all operations of PAGCOR down the line as part of the requirements is a business permit. Yes, oo. Actually, I was about to ask that, Congressman Paduano. Yung din natatanong natin sa PAGCOR saka sa GOB, kasi hawak ko nga rin yung inyong administrative order saka number 262 para di sa GOB at dito naman para dito sa PAGCOR. And merong requirements ng business permit as what Congressman Paduano was trying to tell us a while ago. But ang PCSO, doon sa kanila, wala. Eh kaya talagang magkakaproblema tayo. Kaya nga sinulat ko na dito yung mga requirements na isa sa mga requirements yan, kailangan yung business permit talaga from the LGU German, para to make it right. Sige, Congressman Paduano. Chairman, ito ah, ito. PCSO ah. Kaya masyadong madaling ma-regulate yung PAGCOR. Alam niyo bakit? Kasi may business permit eh. For example, ang pinaka-latest ngayon, no? Ang pinaka-latest ngayon is yung you give a, not a franchise, but a permit for an operations doon sa Pula Puti. Di ba? Yes, sir. We call it the specialty games, sir. Yeah, specialty games. But, alam mo bakit madaling ma-regulate? Because all operations now, as far as I know, is all operations of such specialty gaming has a business permit. Kaya hindi pwede basta-basta lang magpatayo doon ng kung ano-anong mga specialty gaming ng PAGCOR. Madali pa makita ng LGU at saka ng police kung yan ay illegal. Mas doon malalaman kung ang LGU is in connive or collusion with those illegal operators. Kasi magreklamo talaga ang police. Or kung hindi magreklamo, siyempre bubulong-bulong yan. Eh, hindi namin pwede galawin yun kahit walang permit from the business permit kasi bata ni Mayor yun. Eh, sa inyo hindi. Whether bata ni Mayor o hindi bata ni Mayor, pwede mag-operate. Kaya kung gusto talaga natin tulungan yung police, ayusin natin to, dapat, again, PCSO dapat, as part of your requirements, dapat may business permits. Saka yan sa lahat ng mga betting stations so, and yeah. That includes Lotto. Congressman Paduano. Yes po, makakarating. Ask them also to ano, we will be asking you to submit also yung what you call this, yung contract with this yung mga number games no. Yung inyong contract with them para at least makita namin, mabasa namin what are the requirements that you are asking ano sa pag-ooperate nila. Para makita natin, ibalansin natin doon sa ibang ginagawa ng GOB saka ginagawa ng PAGCOR. Mabangga lang natin. Kasi nag-evolve tayo eh. Nag-evolve tayo eh. Naiiwan yan eh. Yang sa number games, no? And we wanted to level up everything. Okay, so, wala na po ba na gusto na magsalita from the resource speakers that we have invited? Kung wala na po, Vice Chairman, ako. Mr. Chair, merong nag-text lang po sa akin ng kasama natin. Sige, go ahead. Pakitanong ko daw dun sa security manager ng PAGCOR kung may MOU na sila with CICC. Kasi DICT, according CICC. Sila lang kasi ang government agency na wala daw MOU. Tama-tama, Congressman Akop. We have invited CICC. Si Undersecretary Alexander K. Ramos, represented by Attorney Richard Martin De Leon, nandito ba? Chairman. O yan, nandito ang CICC. Hello, so meron afternoon. Ba ang tanong niya sa PAGCOR kung meron ng MOU kayong dalawa? From what I know, wala pang engagement with regard to MOU with PAGCOR. What is that MOU all about? Sige, can you kindly tell us? Actually, sir, we have the MCA, the draft memorandum of cooperation agreement, sir. Mutual cooperation agreement together with other law enforcement agencies including the ICT. Yung CICC, sir, is under the ICT, sir. So, pinapa-comment na lang namin sa Presidential Anti-Organized Crime Commission yung MCA, sir. Para mapirmahan na po yan. Supposed to be nga ang target namin ngayong first quarter, mapirmahan na yun, sir, ng lahat ng agencies. So,
But we're working with the CICC all the time, sir. Last week, sir, andun yung CICC sa amin, and we've been providing CICC with all the necessary documents. Pag may mga reports kami ng mga illegal sites, in fact, we were able to already... Ano structure nun, ano, sir? What is the structure of the CICC under the ICT? They have the investigating power, the apprehension, apprehension. Meron bang ganun? Chairman, perhaps I can help enlighten. So what we get is our endorsed request letters from PAGCOR or PNP, consisting of lists of sites. So what we do is we verify it, kung illegal nga, unauthorized, and then what we do is we ultimately endorse it to NTC and then telcos for their blocking. So that's all that we can do. But again, we're very much open to utilizing our resources to help. But in relation to what we are talking about, the, you know, hindi siya applicable because hindi pa online yung ating traditional, di ba? And yun ang kailangan natin baguhin siguro doon sa area yun ng PCSO. Congressman. Mr. Chair, yun lang naman ang lumabas yung CICC doon sa isang committee hearing din ng Games and Amusement because of e-sabong. Kasi it uses cell sites. So doon ko nalaman yung trabaho ng CICC dahil doon sa hearing na yun. But it helps a lot, no? Kasi kapag na-block mo siya, di tigil ang operation nila kung illegal sila. For a time being. For a time being. Again, this you hit one on the head, another one will pop up. Ang bilis eh. Ah, okay. Alam nga nila yung sino yung mga nag-operate ng isabong eh. Yeah. I cannot just tell you simply because it was given to us in an executive session. All right. Nagtataka ako, yung mga police, hindi nila alam. So in other alam words... Alam ng CICC in that executive session kay doon sa boss ng CICC. Sinabi niya yung listahan na nandun. So, meron listahan talaga. Sino yung mga nag-operate ng isabong. I was just wondering bakit hindi alam ng mga police. Dapat alam nila eh. Alam ko na nga eh kung sino yung mayor eh. Thank you, Mr. Chair. Okay, so we will be inviting again the DICT para at least we will have a fruitful discussion about the policy. Kung tayo ay bibigyan ng pagkakataon para to change the policy of the PCSO with regards to this illegal number games, ano? And together with the PNP again, lahat ng mga deliverables that we were asking, sana po makapag-comply kayo sa susunod na hearing. So for today, there's a motion to suspend, pare. Mr. So, Chair? Yes, Congressman Vice Chairman Akop. May I move that we suspend the hearing insofar as your resolution is concerned? So move. So there's a motion for the suspensions, duly seconded, and no objection. The motion is now approved. Thank you, everybody. Thank you. Fruitful, pare. Sa Tuesday yun, di ba? Tuesday. 10 a.m.